na yung tubos pang pananampalataya. Totoo bang pamumuhay dito sa lupa? Kung ganun, pakisuruin mong mabuti ang iyong sarili kung ikaw yung sumusunod o hindi. Ano, salit ka dito. Patuloy ang pakikipaglaban sa pananampalataya. Kasama ninyo ako sa pakikipaglaban. Hindi o kalulugtan ang umuulong. Good morning mga kapatid. Maraming mga Kristiyano, sinasabi nila medyo sila, Kristiyano sila, pero hindi sila nagagabayan ng Diyos sa pagsamba, sa espiritu at katotohanan. Hindi katulad ng tunay na iglesia, tunay na mga Kristiyano. Ginagabayan tayo ng Espiritu Santo sa pagsamba. Kaya naririnig natin, sumasamba ang Espiritu Santo sa atin sa pamamagitan ng gift of tongues. Kasi para mapatunayan mong may Diyos ka, ginagabayan ka ng Espiritu Santo. Sabi ng Romans 8, Romans 8:14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Maraming tao din na sinasabi nila anak tayo ng Diyos eh. Hindi nila alam na anak ng Diablo. Nagkaroon ng kasalanan ng lahat ng mga tao naging anak ng Diablo. So kinakailangan maging anak ng Diyos, magkaroon ka ng kapangyarihan o otoridad na maging anak ng Diyos. Kaya bumaba ang Panginoong Jesus para sino mang sumasampalataya maging anak ng Diyos. So pag ikaw ay anak na ng Diyos, ibibigay sa iyo Espiritu Santo, gagabayan ka ng Espiritu Santo. At kapag sumasamba ka, ginagabayan ka ng Espiritu Santo, napapatunayan mo na anak ka ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, dadapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukubkob na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. So, pwede ka na tumawag ng Ama. Aba, Ama. Dahil anak ka na eh. Pwede mo na sambahin ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, sumampalataya tayo. Ang Espiritu rin na nagpapatotoo, kasama nating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So, napapatunayan mo na anak ka ng Diyos, napatutunayan ng Espiritu Santo at ng Espiritu mo, anak ka ng Diyos, nakakasamba ka sa Espiritu at katotohanan na siyang hinahanap-hanap ng Ama, nasasamba sa Kanya sa huling panahon. So ito na yung huling panahon, tinitipon ng Diyos ang lahat ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At napatutunayan na ginagabayan ka. At ito ang mensahe sa atin ng Panginoon. Guidance of God is promised to us. Merong ipinangako ang Diyos na guidance, patnubay ng Espiritu Santo. So we need help, and God gave us the helper, the comforter to guide us in this evil world. Napakasama ng sanlibutan ito. Naghahari ang kasamaan ni Satanas dito sa sanlibutan ito. At naghahari lang ang kabanalan ng katwiran sa iglesia lang ng Diyos. Nakapaghahari lang ang Diyos sa kanyang iglesyang itinatag. Sa mundo, napakasama na ng mga tao. Ang naging Sodom at Gomorrah ngayon, yung West World eh, yung US, nandun ngayon ang talagang Sodom at Gomorrah. Nauulit na naman yung panahon ng Sodom at Gomorrah doon. Patuloy nilang ginaganap yung lugar na yun. Sabi ng Psalm 25:9, ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. So yung mga tupa, yun ang mga anak ng Diyos. So maamo ka, ikaw ay isang tupa, ang daan ng Panginoon ituturo ng Diyos sa iyo at papatnubayan ka sa mga decisions in life. Kasi alam niyo, napakahalaga ng decision making. Yung decision mo sa buhay, ang napakahalaga, gagabayan ka ng Diyos sa mga desisyon mo sa buhay sapagkat anak ka na niya. So kailangan na talagang maging anak talaga tayo ng Diyos na pinapatnubayan ng Espiritu Santo para lahat ng desisyon natin sa buhay maging tama. Nakakasigurado tayo kasi ang tama lang ang Diyos eh.
ang mabuti lang ng Diyos, ang mabait lang Diyos. Siya lang ang nakakaalam ng lahat ng katotohanan. So kung tayo pinapatnubayan ng katotohanan, laging tama tayo. Tama ang decision making natin sa buhay. Sabi ng Psalm 48:14, sapagkat ang Diyos na ito'y ating Diyos, magpakailan kailanman. So pag naging anak ka na ng Diyos, forever and ever yun. So huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Kasi ang Diyos na Ama natin, forever and ever, hindi naman siya mawawala eh. Ikaw pwedeng mawala, pero ang Diyos hindi mawawala. Pero kung magiging anak ka na ng Diyos at patuloy na magiging anak ng Diyos, forever and ever na, makakatira ka na doon sa bahay niya, sa New Jerusalem, to the paradise of God. Sabi ng Psalm 73:24, iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. So, yung palang nagagabayan lang ng Diyos sa katuwiran, sa kanyang salita, ang may kaluwalhatian. So, kailangan maging anak ka talaga ng Diyos na pinapatnubayan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kung hindi ka magiging anak ng Diyos, hindi ka mapapatnubayan ng Espiritu Santo, so anong payo ibibigay sa iyo? Ang tatanggapin mo yung payo ng demonyo, yung payo ng sarili mo. Pero yung payo ng Diyos, hindi mo tatanggapin. So hindi ka makakasama sa kaluwalhatian. Kaya may tinatawag na being born again. Eh ngayon, alam nyo, ang pagiging born again ngayon, parang uso. Nakiging born again. Tignan mo kung may Espiritu Santo sila. Sumasamba ba sila sa Espiritu at katotohanan? Nagsasalita ba sila ng iba't ibang wika? May mga apostol at propeta ba sa iglesia nila? May tipan ba sila ng ikapotando? Yang tatlong yan ang hindi na pinatutupad ngayon ng mga born again. Tapos na daw yan, wala na. Di wala na yung Espiritu Santo. Wala na si Kristo. Eh, aral ni Kristo yan eh. Guidance ng Espiritu Santo yan. Sabi ng Isaiah 30:21, at ang iyong mga pakinig ay makakarinig na salita sa likuran mo at nagsasabi, ito ang daan. Lakaran ninyo pagka kayo'y pumipihit sa kanan at pagka kayo'y pumipihit sa kala. Still small voice. Isang mahinang tinig na papasok sa isip mo, yun ang Espiritu Santo. Yun ang Diyos. Kaya minsan, meron kayong ginagawa, makakarinig kayo sa isip nyo, umalis ka dyan. Tapos hindi ka umalis, nabagsakan ka ng ano, nabagsakan ka na kung anong bagay. Sinasabi sa iyo eh, may ang Diyos nagsasalita, hindi lang natin naririnig eh. Kasi pag anak ka ng Diyos, papatnubayan ka ng Diyos. Ang kailangan natin malaman, paano siya nagsasalita sa atin. Ako, madalas yun eh. Pag natapos na, tsaka maalala, sabi sa akin ng Diyos to eh. Halimbawa, lalabas ako, sabi sa akin ng Diyos, oh, dalhin mo yung ano mo, pitaka mo, naiwan mo yung lisensya mo. Ayoko nga, Lord, thank you ha. Balik ako sa loob, kinuha ko yung pitaka ko. Nagsasalita ang Diyos eh, sa maliliit na bagay. Kailangan mahuli mo kung paano siya nagsasalita para nakakausap mo siya. Katulad ng Panginoong Jesus, nakakausap niya ang Ama, si Moises, nakakausap niya ang Diyos. Yung mga propeta, nakakausap nila ang Diyos. Ang kailangan lang, paano natin masasanay na kausapin ng Diyos? Kaya sabi ng Diyos, kailangan maging bata eh. Yung bata, kita niyo, lagi meron yaya. Lagi meron siyang alalay. Kailangan, ganun tayo eh. Yung alalay na umaalalay sa atin, lagi tayong aalalayan. Kahit saan tayo magpunta, may yaya tayo. Tatanungin natin yung yaya natin, ang Diyos. Isinugo yung Espiritu Santo, comforter yun eh. Helper yun, tagatulong yun. Tagapagpaalala, guidance counselor yun. Kausapin mo, medyo sa loob mo eh. May Espiritu Santo sa loob mo, kausapin mo. Para maturuan ka. Isaiah 42:16, at aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman, sa mga landas na hindi nila nalalaman, papatnubayan ko sila. Aking gagawin kadiliman ang liwanag sa harap nila at ang mga likundaan ang matuwid. Ang mga bagay na ito'y aking gagawin at hindi ko kakalimutan sila. So kahit napunta kayo sa lugar ng uncertainty, yung walang kaliwanagan, magulo ang sitwasyon,
Nandun ang Espiritu Santo para liwanagan ka. Bibigyan ka ng mga instruction. Maging attentive ka lang sa Kanya. Sasabihin sa iyo kung ano gagawin mo. Nangyari sa akin yan eh. Nagmumotor ako eh. Nasa Bagues Bridge ako. Nagtataka ako, bakit parang yung gulong ko, parang bang maluwag ang tornilyo ng gulong. Pumupunta ako sa kanan, pumupunta sa kanan. Ano to? Sira ba ang motor ko? May dumating na tinig sa akin. Umalis ka dyan sa ibabaw ng tulay na yan. Baka bumaksang lumilin doon. Ay ko, nung mapansin ko, nagtatakbuhan na ang mga tao sa labas ng karsada, pumupunta. Eh, nandun ako sa bridge. So, mabuhay ang bridge. Pag lumilin doon, pwede mabiyak yun eh. Eh, di yun ang naging instruction sa akin. Pag inilampas ko doon sa tulay, tapos tumigil ako, pinanood ko yung mga tao, nagsisigawan, nag-iiyakan. O, yun lang. Be relaxed. Sabi ng Diyos, relax. Relax na ako, pinanood ko yung mga tao. Nung matapos yung lindol, tsaka ako tumakbo na naman ulit. So, makikita nyo, in time of danger, magsasalita siya. Attentive ka lang, tignan mo lang kung ano sinasabi ng Espiritu sa iyo. Eh yung iba talagang ano eh, lumilin doon, nando sa ano, Ama namin sumasalangin sa sambahin, bigyan mo po kami ng kakanin. Lumilin doon na, bibigyan pa ng kakanin araw-araw. Lumilin doon na, pagkain pa hinihingi. Ganun ang mga tao eh, Abagino Maria, napupuno ka. Pati si Abagino Maria, kinausap pa. Sasabihin ng Diyos sa iyo kung ano yung igagawin mo sa oras na yon. And mostly, ang unang sinasabi ng Diyos sa iyo, relax. Cool your mind, relax. Payapa ka lang. Most of the time, yun ang mensahe ka agad ng Espiritu. Kasi pag payapa tayo, yung ating brain, naku-hold down, nakapag-iisip na maayos siya. Kasi pag ikaw nagpapanik, hindi siya naku-hold down, nag-iinit yung utak mo, hindi makapag-isip na maayos. Yung nervous system mo, wala. Hindi makapag-function ng normal. Kaya sa mga contest, halimbawa, Pinoy henyo, lumabang ka, ninervous ka, wala na, blackout na yun. Hindi ka na makakasagot doon. Wala nang cooling down ng brain eh. Makakaranta ka na, magpapanik. So most of the time, sinasabi ng Diyos, pursue peace. Peace lang lagi. Peace, love, not war. Ayaw ng Diyos nung natataranta ka, natetense ka, lagi lang relax. Kasi ang gusto ng Diyos, papatnubay siya doon sa payapa eh. Makakapatnubay sa iyo ang Diyos pag payapa ka. Control yourself, may self-control. Sabi ng Luke 1:79. Upang liwanagan ang nangalugmok sa kadiliman sa lilim ng kamatayan. So pag ikaw lugmok sa kadiliman, aalalayan ka. Alam nyo nung araw, kasi user ako ng drugs eh. Pag sabog na ako, talagang sabog na ako, magbablackout ka na eh. Ang ginagawa ko, alam nyo, nagpe-pray ako. Pag yun sobra na tama ako, ang taas-taas ng tama eh, grabe na eh. Katakot-takot na drugs na yung binanatan mo, minum ka pa ng anak, sumundot ka na naman ang damo. Eh mga hashish pa, malalakas, mga bulaklak, mga Buddha hemp pa, malalakas nung araw. Kapag nararamdaman ko parang mawawala ako, hindi ko kaya, magpe-pray ako. Panginoon, tulungan mo nga ako mag-isip ng maayos. Ang lakas na ng tama. Kasi durog na ako, nagpe-pray ako noon. Nung pala, talagang may calling na ako nung panahon na yon. Ang usapan pa namin tungkol sa Diyos, pag sabog na ako eh. Ang usapan ko, magtatanong ako sa kanila, ikaw, pare, bakit ka ba nilikha? Di magkakanya-kanya sagot, nakakainis pakinggan ng mga sagot ng mga basag eh. Sabi ko, ano ba yung mga sagot niya? Wala akong makakuha maganda sagot. Ba't ba tayo nabubuhay pa rito? Mag-iinom lang ba tayo ng alak, magbababae, magsusugal, tapos mag-gugutay, wala na, wala pa tayong gagawin iba? Wala bang iba? Walang makasagot sa akin sa mga tanong ko. Habang sa dumadating, ang dami-dami kong tanong, hindi masagot na masagot, hanggang sa dumating ang panahon na tinawag na ako ng Diyos. Natutunan ko na lahat ng kasagutan nasa Bible pala, pero kailangan may pumapatnubay. Hindi ko may Bible, kailangan may pumapatnubay. May Espiritu Santo magpapaliwanag. Merong anointing of the Holy Spirit. 1 John 2:27 dapat. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sino man. Kaya pala walang makasagot doon sa mga tanong ko. Yung mga sagot ng mga tao, yung mga isip nila, idea nila, hindi ko matanggap. Hindi ako masatisfy. Kasi hindi kailangan tao magturo sa iyo. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan,
ng kanyang pahid, anointing of the Holy Spirit, ay siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano'y kayong tinuruan nito, gayon kayong nananahan sa kanya. So noon ko lang nalaman, noon ko lang naintindihan ng mga tanong ko, Biblia ang sasagot. Itanong mo sa Diyos. Si Suriano, kabisado lang ang Bible, pero mali ang mga sagot niya, may halong isip. Dapat Espiritu Santo ang magpapaliwanag, hindi isip ng tao. Sabi ng Psalm 23:2, at maglagay ka ng sundan sa iyong lalamunan. Ay, hindi. Huwag ganito eh. Psalm 23:2. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahinga. So, habang tayo nagpapahinga o relax ang mind mo, mapapatnubayan ka ng Espiritu Santo. So, trainingin natin ang ating sarili nila. Laging sumasampalataya. Laging umaasa sa Diyos. Kita niyo nung nakasakay sa bangkayo mga apostol, di ba? Ang lakas ng bagyo nun eh. Umaalo na malakas, pumapasok ang tubig sa bangka, nataranta sila. Nawala yung relaxation ng mga apostol. Ano ginawa? Nagpanik. Tumagbo kay Kristo. Si Kristo nga, nagkakagulo na sa labas eh. Relax, nakahiga, natutulog. Tapos ginisip, Panginoon, wala ka ba kayong concern sa amin? Lulubog tong bangka, mamamatay kami rito. Ano sagot ni Kristo? Kayong kakaunti ang pananampalataya. Di ba kasama niyo ko? Ba't kayo natataranta? O pinatigil ni Kristo yung unos, hindi na umalon, relax sila. Pati yung alon, na-relax. So ganun eh, si Kristo sa gitna ng kaguluhan, natutulog pa nga, di ba? Gaano siya kapayapa? Eh tayo, konting problema, nagpapanik. Hindi na natin malaman kung ano gagawin natin. Sit down and relax. Matuto tayo mag-relax, magpahinga, and then kausapin ng Diyos, magtanong. Itanong mo, Panginoon, ito po problema ko, ano ba sagot dito? O maririnig mo yun, still small po sa isip mo. Papasok yung sagot. Kailangan, we have to meditate eh. Kailangan magtanong ka sa Diyos eh. Kausapin mo ang Diyos, magtanong ka. Have time with God. Meron nga nagkukwento, may nagpepro eh. Meron daw nagpepro, sabi, Panginoon, eh sumasang nagsasalita niya. Uy, ito yung sagot, sabi niya, kamagulo, nagpepro ako eh. Eh Diyos na yung nagsasalita sa kanya eh. Sabi daw, huwag kang magulo, nagpepray ako. Sinasagot na nga eh. Kasi hindi tayo sanay makarinig ng tinig ng Diyos. Kung tayo sanay makarinig ng tinig ng Diyos, makakausap natin siya. So, para ka ngayong, ano, meron kayong, ano, online. May hotline. Laging, ano, laging merong online ka sa Diyos. Laging may connection sa Diyos. So, sa bawat sandali ng buhay natin, dapat laging may connection sa Diyos. Lahat ng sitwasyon, itatanong mo sa Diyos kung ano ang sagot. Kasi sabi ng Diyos, ipapatnubayan tayo ng Diyos eh. Sabi niya, ang sasabihin ko sa inyo, yung narinig ko eh. Hindi ako nagsasalita ng anumang bagay, kundi yung narinig ko sa Ama at sa Panginoong Jesus na pinag-uusapan nila. Ang sinasabi ko sa inyo, yung narinig ko. Sabi ng John 16:13, gayunman, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Kaya malalaman mo kung Espiritu Santo ang nagsasalita sa iyo, nakasulat sa Bible yung naririnig mo sa isip mo. Kapag hindi ito katulad na nakasulat sa Bible, kalaban yon. Pero mag-iingat din kayo, minsan gumagamit ang kalaban ng salita ng Diyos. Kita niyo yung temptation ni Jesus Christ, di ba? Nung sabi ng demonyo sa kanya, gutom ka na eh. Ayan o, oh, ayan ang bato, gawin mo tinapay. Ano sagot ni Kristo? Man doesn't live by bread alone,
but by every word that comes from the mouth of God. O tapos, ano yung sumunod na temptation sa kanya? Yung mga kayamanan. Sabi ni Satanas, lahat ng kaharian na yan at kayamanan, nasa akin na yan. Pwede kong ibigayan kung sasamba ka. You have to worship only God. Lahat na sagot niya. Tapos ito, gumamit na salita ng Diyos ni Satanas. Dinala siya doon sa taas ng temple eh. Sabi sa kanya, o magpatihulaga, di ba nakasulat sa Salmo? Ni hindi matitingki yung sako mo ng kahit bato o magugurlisan, ba't hindi ka magpatihulog? Sasaluhin ka naman ng mga angin, nakasulat sa Salmo yan eh. O gumamit ng Word of God. Ano sabi ni Kristo? Don't tempt the Lord your God. Takbo si Satanas. Hindi niya nakayo si Kristo, siya yun, Word of God eh. Diyos si Kristo eh. Yung buong kapuspusan ng Diyos na kay Kristo eh. Puro Word of God lumalabas sa kanya, siya yung Word of God eh. So kung Word of God or the Sword of the Spirit ang gamit natin, tatakas ang demonyo. Pero kapag hindi Word of God ang ating ipamumuhay, kailangan discerning spirit ka, malaman mo. Kasi ngayon, nag-preach ang demonyo. Nasa pulpito ngayon ang demonyo. Nagsasalita din ang mga salita ng Diyos. Discern. Ang daming mga born again Christian ngayon na talagang hindi mo makita yung kabuuan na nakasulat sa Bible. Hindi katulad yung talagang iglesyang itinatag ng Diyos through the Word of God. Lahat ng nakasulat sa Bible. Sabi nila, wala nang apostol, wala nang propeta. Yun ang sinasabi nila eh. Bakit? Eh wala sila eh. Sabi nila, wala nang gift of tongues, but wala. Eh wala sila eh. Sabi na, wala nang tipa ng igapot. Eh wala sila eh. So yung sinasabi nila, wala kasi sila. Kaya sabi nila, wala yan. Pero nakasulat ba sa Bible? Nakasulat. O di susundin mo yung Bible, gaganapin mo ang lahat ng nakasulat sa Bible. Kasi may salita ng Diyos, pag hindi mo ginanap ang lahat ng utos ni Kristo, itatakwil ka. Sabi sa John 12:48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ang siyang sa kanya hahatol sa huling araw. So lahat ng sinalita ng Diyos sa Bible, yun din ang hahatol sa iyo. So para hindi ka mahatulan ng salita ng Diyos, gawin mo yung salita. Paano ka hahatulan eh, ginawa mo yung salita. Halimbawa, yung salita, ang pundasyon ng iglesia, may apostol at propeta. Kasama ka ng may apostol at propeta, paano ka hahatulan ng Diyos? Sabi ng Diyos, ang sumasampalataya, magsasalita sa iba't ibang wika. Eh nakasulat, paano ka hahatulan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, gagawa ka ng tipan sa akin, ang ikapot ang loob. Eh nakasulat yun, paano ka hahatulan? So yung nag-alis to, sabi, pag ang mag-aalis, magtatanggal ng Word of God sa Bible eh. Aalis ako ng kapangyarihan kumain sa punong kahoy ng buhay. Yung magdadagdag ng salita ng Diyos naman, idadagdag ko yung plagues na naganap noong panahon ni Moses, idadagdagan ko pa. So hindi ka pwedeng magbawas o magdagdag sa nakasulat na. It is written. Alam nyo ngayon, may issue sa US eh. Yung New International Version, ang daming isiningit doon ng mga hindi talaga kasama sa Word of God. Pinalitan ng meaning. Kasi ang kinikilala talaga, King James Version. Kahit yung New King James Version, ipinakita din nga na ang dami-dami nga. Talagang, ano, ang daming mga mali din na ipinakita. King James Version lang talaga ang basis talaga pagdating sa English. At sa Tagalog naman, itong ano ba tatak nito? Ang banal na kasulatan, yun ang maganda, pag Tagalog. Pag English naman ng Bible nyo, King James Version, huwag yung New King James Version. Kasi napanood ko sa internet eh. Pinag-aaralan ng mga pastor doon yung mga mali-maling pagkaka-printed. Ipinakita talagang mali nga ang mga words. Kaya lang, pag may Holy Spirit ka, kahit anong Bible basahin mo, makikita mo mali. Bakit? Igagate ka sa all truth eh. May anointing ka ng Holy Spirit. Kaya yung mga anak lang ng Diyos, hindi maloloko yun. Yung sinaraduhan, talagang masasaraduhan. Pero yung binuksan, hindi masasaraduhan. Sabi ng Romans 8:14, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumaluhati naman kasama Niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat
katumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. So kung ikukumpirm mo yung pagtitiis na gagawin mo ngayon, kakarampot layo sa napakatinding ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi pumasok sa puso, sa isipan, o narinig ng tenga ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. 1 Corinthians 2:9. Dadapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So, iniibig mo ba ang Diyos? Sabi mo, oo, patunayan mo, susundin mo lahat na salita ng Diyos. Lalo na ang aral ng Espiritu Santo. At yung hindi naniniwala sa kaloob ng Espiritu Santo, mangmang o hangal. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yon sinisiyasat ayon sa Espiritu. So hindi pwede rito yung matalino kang tao o intellectual kang tao o illuminati ka. Hindi. Anak ng Diyos, may Espiritu Santo. Pagkat ang salita ng Diyos kinikilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung daw tumatanggi sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay hangal, mangmang, sabi. Kaya sabi, wala na yung gift of the Holy Spirit. O di mangmang ka, tinanggihan mo yung kaloob, di mangmang ka, speaking of katangahan daw. Di talagang tanga nga. Hindi nila naiintindihan. Kasi alam nyo, tatlo yan eh. Yung nagsasalita sa unknown tongues, yun yung nagpapatibay sa atin, sabi. Yung nagsasalita sa iba't ibang wika, yung hindi nalalaman o yung unknown tongues, sa 1 Corinthians 14:2, yun ang magpapatibay sa iyo. At yung unknown tongues na yun, walang makakaunawa, unknown nga eh. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu'y nagsasalita ng mga hiwaga. So, yung speaking in tongues, in unknown tongues, yun yung mga hindi naiunawaan ng tao. At kapag nagsasalita ka, hiwaga yon, ang Espiritu Santo nagsasalita. So, yun ang nagpapatibay, sabi. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos. So, yung speaking in unknown tongues, hindi ka nakikipag-usap sa tao, sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu'y nagsasalita ng mga hiwaga. Dadapwat ang nanguhula ay nagsasalita sa mga tao. Yung prophecy, yung ginagawa kanina ni Evelyn at ni Baby, prophecy yun. So sa tao yun. Sa ikatitibay, sa ikapapangaral, at sa ikaikawaliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. So gusto mo tumibay ang pananampalataya mo. Gusto mong matibay ka, magsasalita ka in unknown tongues. Yung ibang wika naman, Acts 2:4. Acts 2:3 and 4. At sa kanila'y may napakita mga dilang kawangis na kapoy na nagkabahabahagi at dumampo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. So para mapuspos ka ng Espiritu Santo, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, magsasalita ka ng iba't ibang wika. At nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang sabihin. So in the utterance of the Holy Spirit, meron doon taga-Parto, Babylonians, meron doon mga taga-Pompilia, meron Saudi Arabia, may Egyptian. Sabi ng mga tao, lasing ba yan? Bakit sinasabi niya ng mga dialect natin? Eh di ba't mga Galilean yan? Arami kang salita ng mga yon, Hebrew. Bakit nagsasalita yan ng salita na? So yun yung nagsasalita ka sa iba't ibang wika. So yun yung pangalawang part ng speaking in tongues eh. Kaya mai-interpret yun ng kahit sinong bansa. Pag narinig na kasi, nagsasalita ka sa iba't ibang wika. Pero yung unknown tongues, speaking, walang nakakaunawa. At magsasalita ka ng bagong wika, sabi sa 16:17. Mark 16:17. Kapag sumasampalataya ka na,
bibigyan ka ng Espiritu Santo, magsasalita ka ng bagong wika. Ibig sabihin, noon mo lang narinig yun, pwedeng unknown tongues yun, pwedeng other tongues. Pero bago yun. Sabi dito, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. So ikaw ba sa sampalataya? O kailangan malinis ang puso mo, totoo kang tatanggap kay Kristo, ibibigay sa iyo Holy Spirit. At magsasalita ka ng iba't ibang wika. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan at magsasalita sila ng mga bagong wika. So siguro naiintindihan natin yung speaking in tongues. Kapag ikaw sumampalataya, magsasalita ka ng bagong wika. So yung bagong wika ang sasabihin mo, noon mo lang yung narinig. Pwedeng other tongues yun, pwedeng unknown tongues. Kasi kung ang salita mo yun ay other tongues, may maiiyak kapag i-interpret doon. Pag hindi ma-interpret ng tao, unknown tongues yun. Sa Diyos ka nagsasalita. So ganun ang sistema ng mga kapatid. Yun ang mga spiritual na tinatanggihan ngayon ng maraming iglesia. Yun yung, ano ba yun, yung 1149 ng Luke ba yun? Itong Luke 1149 ito, ito'y pinagtatalunan pa eh. Pero hindi dapat pagtalunan, Word of God eh. Hindi mo pwedeng dagdagan o bawasan o baguhin ang Word of God. Ito yung Luke 1149. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos si Kristo. Magsusugo ako. Ano ba yung magsusugo? Future. Magsusugo eh. Halimbawa, aalis. O, future pa yun. Mamaya, aalis ako dito. Umiinom. O, ngayon na yun, umiinom. Iinom. Future pa yun. Pag alis ko dito, iinom ako. So, future itong sinasabi. So, mangyayari pa rin to, future eh. Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sabi, wala nang propeta, wala. Ay, magsusugo nga eh. Sa hindi, naisugo na eh. Kahit ba naisugo na sa Israel, eh ang salita, magsusugo eh. Sana kung may kasunod nito, magsusugo ako ng mga apostol propeta, pag naisugo ko na, tapos na, hindi na. Eh wala naman nakalagay eh. Ang nakalagay, magsusugo ako ng mga apostol at propeta. So yun namang ikapot handog, yun yung forever elder ordinance na ibinigay sa saserdoting si Kristo na forever na high priest. Kasi yung pagkasaserdote ni Melchizedek, hindi yan yun eh, karnal yun eh. Sa tao, yung pagkasaserdote ni Jesus Christ, yun ang ating high priest. At sabi doon sa high priest, bibigay natin ang ating ikapot handog doon saan sa taas. Hebrews 7:10 ba yun? 7:5. Hebrews 7 ano ba yun? Hebrews 7:8. At dito, asan yung dito? Doon sa lupa. Itong mundo to, dito, ang taong may kamatayan, ako, may kamatayan ako, ay tumatanggap ng ikasampung bahagi. So halimbawa, nag-tay sa akin si, ano, si Ian. Nag-tay si Ian sa akin ng 100,000. Ang dami. Bimala mo, magkato to, 100,000. Eh, di tatanggapin ko yun dahil ako pastor niya. Namamatay ako, di tatanggapin ko yun. Dapat doon ang isa na pinatutunayan na bubuhay. Tumatanggap daw ng ikapot handog yung isang nandun na nabuhay. Sino ba yung nandun sa langit na nagpe-pray sa atin na hari saserdote? Si Kristo. O pag hindi ka na nag-ikapot handog, hindi ka na nagbibigay sa high priest. O paano ngayon mawawala yun? Meron isang nabubuhay na high priest. Paano mawawala yung unknown tongues? Eh, titibay ka dun. Paano mawawala yung propeta at saka apostol? Eh, magsusugo pa lang nga. Walang Holy Spirit ang maraming born again ngayon. Nababatay lang sila sa Bible without the instruction of the Holy Spirit. Ang tawag sa kanila, evangelical. Ebanghelyo, evangelical. Meron naman tinatawag na charismatic. Yung charismatic naman, puro power. Wala namang evangelical, hindi nakabase sa Bible. Nagdadagdag sila. Meron nagwo-worship, nanginginig pa, hinihimatay. Meron naman tawa ng tawa. May nakasulat ba sa Bible, magtatawa ka? O kaya himatayin ka? Eh, relax ka nga eh. Normal ka eh. Malakas ang self-control. Guided by the Holy Spirit. So, yun namang charismatic, puro power, walang word of God. Yun namang evangelical, puro word of God, wala namang power. So, dapat pagsamahin mo yung charismatic at evangelical, pagsamahin mo ang tawag doon, Iglesia ng Diyos na Buhay.
Ang tawag doon, mga anak ng Diyos, ng Iglesia ng Diyos na buhay. Amen! Paniwalaan at panampalatayaan ninyo ang aking salita. Ito'y tunay at tapat sa aking mga anak na sumusunod. Inuuna ba ninyo ako o nadadaig kayo ng sitwasyon? Nasaan ang inyong pananampalataya? Nilakipan ko ng kapangyarihan ang bawat mananampalataya upang magawa ninyo ang hindi ninyo kayang gawin. Good morning, mga kapatid. Ang iglesia natin was founded through revelation by the Holy Spirit through Jesus Christ. At ang mga revelation na yan, ibinigay sa ating apostol. At isa sa revelation na yan, ang giving of the best at grace offering. Ito isang kapahayagan. Wala nga makikita ang iglesia na mayroong tipa na ganito na grace offering o giving of the best. Pagkat ito'y kapahayagan eh. Ito'y revelation sapagkat ang pundasyon ni Kristo lagi sa hiwaga sa pamamagitan ng kapahayagan sa mga apostol. Kaya kapag walang apostol ang isang iglesia, paano makapagpapahayag si Kristo? At ang kapahayagan ng Diyos na ibinibigay sa atin yan, may purpose yan eh. Kasi sino yung naniniwala talaga sa apostol? Sino yung naniniwala si Brother Manny Isinugo? Pag pinaniniwalaan mo si Brother Manny Isinugo, paniniwalaan mo yung mga dekretong ibinibigay through Jesus Christ. Isanto sa way of offering. At tinuturuan tayo maging generous giver. Na ibig sabihin, yung pagbibigay ng bukal sa puso. Masaganang pagbibigay, magandang kalooban, masayang kalooban. At yan ang minimisahe sa atin ng Panginoon na maging generous giver tayo. May sinasabi sa Romans 12:8. O ang umaaral ay sa kanya'y pag-aral. Ang namimigay, magbigay na yung may kagandahang loob. Ang magbibigay, maging generous giver. Maganda ang kalooban. Kaya ako sumasampalataya na ang iglesia nito ay naturuan eh. Sapagkat marami ng panahon ang dumaan na ito'y taon-taon natin ginagawa at naiintindihan na natin na ito'y kapahayagan. Ito ang panukat ng Diyos sa atin eh. Gaano ka talaga sumasampalataya? Gaano ka talaga naniniwala? Kasi ang panukat na isusukat ng Diyos sa atin, yung panukat na isinusukat mo. Kaya nga may revelation si Brother Manny nun eh. Pag ikaw lumapit sa Diyos, laging puno ibabalik ng Diyos sa iyo. Ngayon, yung panukat na isinusukat mo. Lumapit ka dito, nagbigay ka ng isang baso. Ibibigay din ng Diyos sa iyo, puno, isang baso. Lumapit ka, isang timba din. Isang drum, isang drum. So, ayon sa ating mga puso, kita ng Diyos, kung sino yung talagang generous giver, wala dito yung halaga, kung gaano kalaki. Yung pagbibigay mo na magandang kalooban, punong-puno ng pananampalatayang pagbibigay, nagbukas sa puso mo, tinatanggap mo itong revelation na ito, ito'y kapahayagan sa ating apostol, kaya ang pagbibigay mo nasa kagandahang kalooban. Sabi ng Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na iyong isinukat, doon kayo muling susukatin. Eh ang panukat na sinusukat ng Diyos sa atin, yung pananampalataya eh. Gaano ka ba talaga sumasampalataya na si Brother Manny Isinugo? Kaya yung pagbibigay mo sa wave offering dahil sa pananampalataya, isinugo si Brother Manny, hindi ka nagdududa na ito'y kapahayagan ni Kristo sa kanya. Kaya ibibigay ng Diyos sa atin ang masaganang pagpapalag because of that faith doon sa isinugo. Kaya yung pagbibigay mo, kasi ang pagbibigay ayon din sa ability. Hindi ka naman makapagbibigay ng marami kung kukunti pera mo, di ba? So, yung ability mo pagbibigay, yun ang sinusukat ng Diyos. Kahit na gaano ka konti ang pera mo, pero yung pagbibigay mo, very generous eh.
Yun ang tinitingnan ng Diyos niya, yung balo, yung punubing widow. Kasi sabi ni Kristo, yun ang nagbigay ng masaganang pagbibigay. Kasi yung ibinigay na niya, kusang loob niyang ibinigay, pangangailangan pa niya. So, ibig sabihin, talaga yung pagbibigay. Pero kakarampot yun, ha? Kukunti yung perang binigay niyo. Gasino na yun. Pero yung pagbibigay nga, eh, bukal sa puso, maluwag sa loob. Talagang naniniwala siya na pag naghandog siya, naghahandog siya sa Diyos. Kasi yung paghahandog natin dito, sa Diyos tayo naghahandog, eh. Yung pag-iikap at paghahandog natin, kay Kristo tayo nagbibigay. Ang tumatanggap lang, yung mga pastor. Pero ang talagang pagbibigay natin sa high priest, sabi sa ano, Hebrews 7:80. Doon sa langit, may isang nabubuhay na punong saserdote. Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, hindi sa pagkasaserdote ni Aaron. Kasi yung descendancy ni Aaron, karnal yun eh. Ayon sa lahi ni Aaron, ito hindi eh. Ang pagkasaserdote ni Kristo, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Na hari ng kapayapaan, hindi alam kung sino mga magulang. Ganon si Jesus Christ, hari ng kapayapaan eh. Kaya yung pagbibigay ni Abraham kay Melchizedek, talagang hindi naman Israel si Abraham. Taga-Teran to eh. So ibig sabihin, Gentile to eh. Pero nagbigay ng igaputan to. Nung panahon pa na yun kay Melchizedek. So forever and ever ang pagbibigay ng igaputan to. At itong dekretong ito is forever and ever hanggang sa bumaba ang Panginoong Jesus. At may sinasabi siya sa Matthew 6. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So yung mga kayamanan dito sa lupa o masamang kayamanan pera, ninanakaw lang yan, pwedeng mawala eh. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi naguhukay at hindi nagnanakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman nandoon ang iyong puso. So, nasun, ano ba talagang kayamanan sa iyo? Kasi na-experience naman natin na maging maraming pera, di ba? Masaya tayo, nabibili natin ang gusto natin. Pero yung talaga nagpapasaya sa iyo, ano yung nagpapasaya sa iyo? Hindi naman din pera, hindi rin din naman tao, di ba? Diyos lang talaga eh. Yung pananampalataya sa Diyos at yung pagkakilala natin sa Diyos, yun ang nagpapasaya sa atin. Ako, yun ang nagpapasaya sa akin eh. Kasi wala akong kwentang tao eh. Sira na buhay ko eh. Napatunayan ko, walang kakwenta-kwenta buhay. Pero napakahalaga pala ng buhay pag may Diyos ka. Napakasarap pala na makakilala sa Diyos, naiintindihan ko na ngayon ang buhay ko. Naunawaan ko na ang buhay ko pala ito. Ito pala yung buhay ko, pastor pala ako. Akala ko hindi, akala ko tambay lang ako sa kalye. Akala ko ganito lang ako, walang kakwenta-kwentang tao. Nung pala, napakahalaga ko pala sa Diyos. Napakahalaga pala natin sa Diyos. Ngayon lang natin nare-realize, biluin mo, bibigyan ka ng karangalan. Putong ng korona ng buhay, kasama ka ni Kristong hahatol sa mga anghel, ang ibibigay na reward sa atin, napakatindi sa langit. Biluin mo yun, dito sa lupa, tinatapak-tapakan tayo, kawawa, inaapi. Inaapi din tayo ng ating mga magulang, mga kapatid sa naman, mga pisang, kamag-anak, lahat ng tao. Pero sa napakaganda pala ng pagtingin sa atin ng Diyos, kaya tinuturuan tayo ng Diyos na manampalatayan lubos. Pagkat yung ibinigay sa atin ng Diyos ng revelation ay napakalaking kayamanan. Napakalaking kayamanan kasi ang buhay na walang hanggan, yung makilala mo si Kristo, maunawaan si Kristo, maunawaan si Kristo, eh yun ang ibinigay sa atin, revelation eh. Ang makilala at maunawaan, yun ang kayamanan ang ibinigay sa atin eh. Yung pagkilala sa Diyos, ang buhay na walang hanggan. Sabi ng Exodus 25:2, salitain mo sa mga anak ni Israel na siya'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na magganyak ang puso sa kagandahan loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. So sa Israel pa man, sa Old Testament pa man, ang pinihinging paghahandog, talagang generous giving. Pusang loob at kagandahan loob na paghahandog.
hindi naman nagbabago yung ano eh, criteria ng Diyos sa paghahandog. Laging generous giving, laging magandang kalooban. Niloloob mo talagang ganapin, sabi niya kay Pilimon sa 14. Sabi ni Pablo kay Pilimon, yung sariling kalooban na pagpapasya, sabi niya dito sa 14, dadapat kung wala kang pasya, ay wala akong magagawang anuman, upang ang iyong kabutihan loob ay huwag maging tila sa pangangailangan, kundi sa sariling kalooban. Yung kabutihan loob ng pagbibigay na hindi dahil sa batas o dahil sa kailangan, kundi napakabuting kalooban talaga. Puspos ka ng pananampalataya at pagtitiwala na si Kristo isinugo si Brother Manny sa atin, nagbigay ng mga dekreto, panatuntunan at ordinansa sa Iglesia, sinusunod natin ito hanggang sa pagbaba ni Kristo. Mananatili tayo sa aral ng mga apostol. Sa Acts 2:4, at sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol ng tinapay at sa mga pananalangin. So ito ang paghihintay na gagawin ng Iglesia. Mananatili tayo sa aral ng apostol, sa pagsasama-sama. At ito'y isa sa revelation na pinagsasamahan natin, kaya nakikita ng Diyos na tumutugon tayo sa pananampalataya, sumusunod tayo sa pananampalataya. Sabi ng 1 Chronicles 29:9, kung magkagaling nagalak ang bayan dahil sa sila'y naghandog ng usa. So ito yung kagalakan eh. Ito yung kagalakang ibinibigay ng Diyos sa atin, na masaya tayo kasi nagbibigay tayo ng pusa. Natutugon na natin ang kriteriya ng pagbibigay. Yung magandang kalooban na binibilang tayo ng Diyos na hindi na masakim. Kasi kailangan ang kasakiman mawala sa atin. Kasi yung kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyosa. Kung mananatili ka sakim, parang ang Dead Sea. Alam niyo ba yung Dead Sea? Siya ang pinakamababang parte ng surface of the earth. Kasi yung level ng sea level, 400 meters pa siya below. Siya ang pinakamababa. At ang Dead Sea, sakim yan. Pag umuulan, kinukuha niya lang ang ulan. Hindi niya binibigay sa inog o sa dagat. Lawa lang siya. Salo lang ng siya ng salo sa pagpapala ng Diyos. Hindi niya binibigay. At ang concentration ng pagka-saltiness dito o salinity, 9 times. Kung gaano kaalat ang ocean o ang mga sea, 9 times ang alat nito at walang nabubuhay na isda. At ang mga nakapaligid nito, puro bato lang. May nabubuhay, maliliit na halaman at saka yung mga brine shrimp. Yung tinatawag na sobrang alat na mga hipon. Mga hipon lang ang nabubuhay na dito sa sobrang alat. Very concentrated ito eh. Walang buhay na ibinibigay ito. Kaya kapag ikaw masakim pa, parang dedsy, isa ka sa pinakamababa. Pinakamababang Kristiyano. Biluhin mo 400 meters below sea level? Eh kung, kasi pag ang dagat sea level yan, level na level yan eh, bumaba pa ng 400, kaya ang itong tinatawag na ocean o yung lawa na to, ito yung pinakamababang parte na talagang puro kasakiman. Kaya sabi sa Hebrews 13:5, mangilad kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya na kayo. Magkasya na kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. So may pangako eh, huwag kang masakim. Kasi pag masakim ka, pababayaan ka ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo maging mapagbigay.
Itong si Judas, napakamasakim nito eh. Gusto, dumudugot siya ng pera doon sa subot eh. Wala siyang ginawa kundi kumudis ng kumudis. Tapos sa bandang huli, ibinenta na niya si Kristo sa kasakiman. Ano nangyari sa kanya? Namatay, nagbigti. Namamatay itong mga masasakim. At ang pagsasamba sa Diyos-Diyosan, yan ang talagang naging resulta ng kasakiman. Nung sumamba sa Diyos-Diyosan ng Israel, naging masakim, lumabas pati yung mga paglalasing, pagpatay. Kaya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan ay uri ng kasakiman eh. Kaya inaalis, kasi kapag ikaw sakim ka, dinodiyos mo pa ang sarili mo, binibigyan mo ng kaluwalhatian ng sarili mo, hindi kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo naman natatangkilig ang Diyos sa mga tinatangkilig mo, sabi sa Proverbs 3:9. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilig. Pag sinabi tinatangkilig sa iyo yan, pera mo yan, kita mo sa negosyo, pinaghanap buhayan mo, o kaya naibigay sa iyo. So, tinatangkilig mo na yan. Pararangalan mo daw ang Diyos. Nang sa ganun, ang masaganang biyaya at pagpapala, ibigay dahil hindi ka nasakit. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilig at ang mga unang bunga ng iyong ani. Sa gayon, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. At ang iyong mga alilisan ay aapawan ng mga alak. So, mapupuspos tayo ng biyaya ng Diyos. Kasi hindi ka nasakim. Kasi, tinan mo yun, kahit sakim yung ano, yung densi, pinauulanan pa rin, di ba? Kasi mabait ang Diyos sa mga masasama. Pinapaarawan pa rin niya ng masama, binibigyan niya ng ulan ng masama. Mabait siya. Pero kita mo yung densi. Darating ang panahon, talagang maaaring matuyot siya. Kasi ano eh, mababa siya. Kasi sa panahon na yun, kapag lumabas ang tao, masusunog, sobrang init na nun. Ganoon yung paglabas ng tao sa tribulasyon, sunog ka. So yung sobrang init na, pwedeng tumuyo yun eh. Pero sa ngayon, ang nangyayari, dumadami tubig, tinutunaw yung Antarctica eh. Kaya ngayon, baha ng baha kahit saan lugar, di ba? Kahit yung mga lugar na hindi binabaha, binabaha na ngayon. Kasi natutunaw na yung yelo sa Antarctica eh. Hindi naman na, siya pumunta yun, edi sa dagat. Eh, yun naman, Deji, hindi naman masusupplyan yun eh. Wala siyang connection eh. Hindi siya nagbibigay. Gusto niya tanggap ng tanggap, wala siyang binibigay. Kaya pinaka-aba siya, pinaka-mababa, at walang nabubuhay sa paligid niya. Hindi ka magiging pagpapala sa nakapaligid sa iyo. Kailangan maging pagpapala ka sa nakapaligid sa iyo. Katulad ng mga ilong, diretso sa dagat yun eh. Yung mga sapa, pero yung lawa, may sariling tubig yung lawa eh. Sinasabi ng yung mga lawa yata nang galing sa baksak ng mga malalaking asteroid eh. Pagbaksak nun sa lupa, laki-laking lawa nun eh. Napupuno ng tubig yung kaulan, eh wala namang koneksyon yun sa dagat o sa ilog. Kaya nagkakaroon ng lawa, isa yan sa Dead Sea, pero kung tawagin, sea. Nasa border yan ng Israel tsaka Jordan. Yan Dead Sea na yan, huwag tayong gagaya sa Dead Sea. Kasi ang mangyayari dyan, meron nga lalabas na tanim, maliliit. Maliliit na tanim lang, parang gutong lupa lang ito. Tapos ang nakapaligid, tuyot, puro bato. Yung mga bahay ito, mga iyero, kinakalawang. Kasi concentrated masyado, pag pumunta ka doon, lulutang ka eh. Kahit di ka marunong lumangoy, pwede ka doon eh, lulutang ka doon eh. Nine times yung ano yun, yung salinid yun eh. Napakatindi. Eh, yun ang pinakikita ng Diyos sa atin, kahit man lang sa body supporter, eh, pinakikita niya na meron talagang pinakamababa, merong pinakamasamang nilikha siya, yung Dead Sea. Kaya dead eh. Dead Sea. Kaya ibinibilang kang patay eh. Kapag masakit ka, patay ka eh. Kasi sumasamba ka sa Diyos-Diyosa. Ang Diyos mo, sarili mo, ginodiyos mo ang salapi. Sabi sa 1 Timothy 6, dadapuat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silot sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang nagpapalubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba'y nasisay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Yung gustong magpayaman ng madaling pagpapayaman, parurusahan eh. At saka yung pag-ibig sa salapi, tingnan nyo yung mga iniibig sa salapi, kagaya ng mga prostitute,
mga karnaper, holdaper, madaling yumayaman yan, pero kita mo, saan napupunta? Nagiging masamang masama. Pero may pag-asa sila. Pag sila'y sumampalataya, maliligtan. Kasi lahat tayo makasalanan. Isa dyan si Magdalena. Si Magdalena, prostitute ng bayan. Pitong masasamang espiritu lumabas sa kanya, pero nung nagsisi, tinanggap siya ng Panginoon. So may pag-asa yan, mahal ng Diyos yan. May mga pag-asa, ang mga walang pag-asa, yung nakakilala na sa Diyos, tapos tumalikod sa Diyos, hindi na madadala sa pagsisisi. Yan ang nakakaawa, sabi sa Hebrews. Yan ang pag-iingatan natin eh, yung mahulog ka sa pananampalataya. Kaya kung ang pananampalataya mo ay talagang lubos at sa kalooban mo, sariling kalooban mo, pinili mo si Kristo at hindi ka tatalikod kailanman, nasa kaloob-looban mo o sa puso mo, nakikita ng Diyos ang puso natin o kaloob-looban natin. Alam ng Diyos kung sino talaga sumasampalataya sa atin, kaya hindi niya tayo inaatis eh. Pinapanatili tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. Pero pag binunod ka na, nahiwalay ka na, wala nang pag-asa makabalik pa. Magsabi kayo sa akin sa LCJ na tumalikod na nakabalik. Kahit isa lang. Kahit isa lang, gusto kong makakita ng pruwebe. May kilala ba kayo tumalikod sa LCJ, nakabalik pa? Kahit isa lang. Kahit kalahati. Kalahati. Wala akong natatandaan eh, na tumalikod tapos nakabalik pa, wala na. Kasi masisira ang Biblia pag nakabalik yun, kasi mababasahin ko ah. At saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Umpisahan ko sa pora. Sapagkat tungkol sa mga minsan, naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. So, yun ang sinasabi ng Diyos. Pero ito, yung totoo talaga nakatanggap ng Espiritu Santo ito. Ha? Nakalasap talaga ng kaginawan at talagang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nakaalam na magaganap na propesya. Nakaintindi. Nagsalita ng iba't ibang wika, naging anak ng Diyos. At saka nahiwalay, hindi na pwedeng pang makabalik sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi aso na pagkatapos sumuka, kakainin. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong maging malahimik nga dahil isusuka. Sabi sa Revelation 3. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit ayat sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, isusungka kita sa aming bibig. Hindi ka natatanggapin ng Diyos. So yung biyaya at pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin, yung nakakakilala pa tayo, nakakaunawa. Kasi ngayon, alam nyo, pag pumunta kayo dito sa profile ko, makikita nyo dun yung si Tibolo, tatlo yung nagsasabi siya si Jesus Christ. Yung isa si Cyril na taga Siberia, yung isa si David na taga London, yung isa si Tibolo sa Pilipinas. Tatlo na ang nagsasabi sila si Jesus Christ. Kasi dun sa profile ko, nakikita ko yung ano na yun eh. Yung kay Tibolo, tatlo, nasa news yun. Sa US. Biruin mo si Tibolo, anak, siya si Jesus Christ. Tapos yung dalawa, so ibig sabihin, bababa na Panginoon talaga, sabi. Maririnig nyo, may nagsasabi, ako ang Kristo, ako si Jesus. Huwag kayong maniniwala. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat darating ang Panginoong Jesus, parang magnanakaw. Ang unang makakakita tayo eh. Kung paano mo siya nakita, kung gaano siya magiging katulad kanya. Kaya kapag nakita natin ang Panginoong Jesus, ibig sabihin, nirarapture ka na. Ibig sabihin, kasi magiging katulad ka ng Panginoong Jesus. Tapos, lilipad tayo doon sa ere, magmimit tayo doon sa ere. Yun ang plano eh, magkikita-kita doon sa ere, tapos dadali tayo ni Kristo sa bahay niya. Tapos, pag dinala tayo doon sa bahay, itatago tayo sandali. Para na sa ganun, yung galit ng Diyos makaraos. Sabi sa Isaiah. Isaiah 26,
2021. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo, magkublikan sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugot, hindi matatakpan ng kanyang nangapatay. So malapit na yung wrath of God o yung galit ng Diyos o yung tribulation period. Pero bago dumating ang tribulation period, kukunin tayo ng Panginoon at itatago tayo doon sa kwarto, sabi sa John 14. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Ipaghahanda ko kayo at pag naipaghanda ko na kayo, kukunin ko kayo, hindi na kayo mahihiwalay sa akin. Kaya itunuturo sa akin ang Diyos yung generous giving. Ang unang ibibigay natin yung ating kaluluwa at espiritu sa Diyos eh. Nagiging born again tayo at ang susunod na ibibigay natin yung katawan. Iaalay natin ang katawan at saka ngayon natin ibibigay lang yung mga nasa atin. Yung pera, panahon, oras. So ang napakahalaga yung espiritu at kaluluwa muna ibibigay sa Diyos, tapos iaalay ang katawan at saka lahat ng nasa iyo. So alam ng Diyos yan kung sino sa atin talaga yung generous giver na ibinigay na niya talaga ang lahat-lahat sa Diyos at nakakapaghari ang Diyos sa Kanya sa lahat-lahat. In Jesus' name. Amen! Tunay ko ba kayong mga anak? Ang aking anak ay sumusunod at kinamumuhay ang aking salita. Pag-ibig ko ay sumasa inyo at ang aking grasya. Huwag ninyong baliwalain ang aking salita. Ang pag-asa ay huwag mawawala sa inyo. Good morning mga kapatid. Ang Diyos nag-aari sa New Jerusalem o sa heaven of all heavens. Ngayon, nag-aari doon ang katwiran, pag-ibig at kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos. Pero may lumabas pa rin na kasamaan. Si Lucifer, lumaban sa Diyos, siya yung tinawag na Satan o the opponent. Ngayon si Satan, yun ang kalaban natin. Ngayon, bumaba ang Panginoong Jesus para takusin at kalusin na si Satanas para mahatulan na at mapalayas. Sabi sa John 12:31, ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito'y palalayasin. So si Satan ang naging Diyos ng sanlibutan. Kaya kapag ikaw sanlibutan ka pa, ang ginudyos mo si Satanas. Binulag ni Satanas, sabi sa 2 Corinthians 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So pag hindi ka mananampalataya, bulag ang kaisipan mo. Wala kang mauunawaan, wala kang maiintindihan tungkol sa Diyos. Malibang buksan ni Kristo ang kaisipan ng tao, bigyan ng kaunawaan, at saka lang makakaunawa, ito ang sinasabing magiging born again ka. Isisilang ka sa Espiritu at katotohanan, tatanggap ka ng Espiritu Santo, mababaptize ka sa Holy Spirit, magsasalita ka sa iba't ibang wika, mababaptize ka sa tubig, magiging bago ka nila lang. Susundin mo ang lahat ng mga dekreto at palatuntunan ng Iglesia sa pamamagitan ng mga apostol. Sa ganito natin iniibig ang Diyos. So napatutunayan natin, iniibig natin ang Diyos kung sinusunod natin ang lahat ng kanyang mga utos. Kaya ang mensahe sa atin ng Diyos, because we love God, He will rescue us. Dahil iniibig natin ang Diyos, sumusunod tayo sa lahat ng kautosan ni Kristo, ililigtas tayo dun sa kalaban. Kasi nagkaroon ng kalaban eh. Kasi kahit nagahari ang katarungan at katwiran sa isang lugar, may lumalabas na kasamaan. Sabi ng Ecclesiastes 3:16. At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, na nandun ang kasamaan. At sa dako ng katwiran, nandun ang kasamaan.
Kaya huwag kayong magtataka kung bakit sa iglesia may lumalabas na mga rebelde. May lumalabas na masama. Kasi mismo sa langit eh. Naghahari na doon ang Diyos, may lumabas pang masama eh. Habang mayroong hangin, may kapangyarihan si Satanas sa hangin. Ang kalaban natin si Satanas, hindi tao. Maraming nagagamit si Satanas ng mga tao kasi nga, dinulag ang pag-iisip nila. Kaya sila ngayon na umaaway sa atin, umaapi sa atin. Pero dapat nating mahalin yun. Kasi ang talagang kalaban si Satanas. Ngayon, ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng kasamaan ng kalaban. Kung iibigin natin ng Diyos, nasusundin ang lahat ng kautusan niya. Yun ang pagiging born again. Isisilang ka muli sa isang bagong pagkatao, bibihisan ka ng bagong pagkatao, bibigyan ka ng bagong kaisipan, bagong damdamin at kalooban, i-re-renovate ang kaluluwa mo, nirenew ang spirit mo. At ikaw ay magsusunod na sa lahat ng kalooban ng Diyos at ang batayan ng buhay mo, Word of God, sa pangkapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya tiyakin mong may Holy Spirit ka, nagsasalita ka sa iba't ibang wika. Dahil sasambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, totoo ka sasamba sa pamamagitan ng speaking in tongues. Na ito'y kinukondena na ng maraming mga pastor ngayon, wala na daw yun. Walang karunungan itong mga pastor na ito. Pag inalis mo yun, inalis mo din ang Holy Spirit, inalis mo pagsamba. Kaya hindi ka talaga mananampalataya. God rescue and take good care of those who love Him. So tiyakin mo ngayon sa sarili mo, iniibig mo ba ang Diyos? Handa ka na ba sumunod sa lahat ng kautusan ng Panginoong Yesus? Handa ka ba magsakripisyo hanggang sa wakas? Hanggang sa pagdating ni Kristo, hanggang sa kamatayan mo. Ire-rescue sa lahat ng kasamaan ng kalaban. Ito'y pangako at hindi tayo pababayaan. Kaya huwag kang magtaka kung bakit may masama namang nangyayari sa iyo. May mga nagaganap na masama sa iyo, that is for your goodness. Sabi ng Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Dadapwat sa makatwid bagay yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ikaw ba'y tinawag? Malalaman mo pag tinawag ka. Dadaan ka sa maraming kapighatian din, maraming mga frustration sa buhay, kadiliman, para liwanagan ka ng Diyos. Kasi ang tao, pag maliwanag, hindi naliliwanagan. Maliwanag siya. Paano mo liliwanagan yung maliwanag? So dapat, may kadiliman sa buhay mo. Dadaan ka sa mga matitinding kahirapan ng buhay, hanggang sa, yun ang pagtawag ng Diyos eh, para buksan ka at bigyan ka ng liwanag. Dadaling ka sa kadiliman para liwanagan. Ang Diyos ang liwanag eh. Kaya matututunan mo ngayong ibigin ng Diyos, liliwanagan ka ng tuhod. The Word of God is lamp to our feet, sabi. Ang salita ng Diyos, lampara ng ating paa. So makakalakad na tayo ng tamang lakad pagkat liliwanagan tayo ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:7, inyong ilagak sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat siya ipinagmamalasakit niya. So kapag ikaw naging Kristiyanong tunay na, sumayo Espiritu Santo, nabautismo ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, lahat ng magaganap sa iyong kahapisan, lahat ng mga magaganap sa iyong kahirapan, ipagmamalasakit ka ng Diyos. Hindi ka mababayaan. Lagi nandun ang proteksyon at guidance ng Diyos. Kahit na ano nangyayari sa buhay mo, hindi ka mababayaan. Ito'y ipinangako eh. Sabi sa Deuteronomy 33:27, ano, binagyo na kayo dyan. Pero pala ulan doon. Deuteronomy 33:27. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan. At sa ibabay ang walang hanggang mga bisig. At kanyang itinutulak sa harap mo ang iyong mga kaaway at sinabil ng sagid mo. So yung mga ginagamit ni Satanas, kasi ang kalaban talaga si Satanas eh. Ngayon, gagamit si Satanas ng mga tao. Yan ang aaway sa'yo, yan ang aapi sa'yo. Sabi ng Diyos, lalabanan mo sila sa pamamagitan to. I will fight your battle.
So yung gera kay Satan at Diyos ang lalaban niya. Kaya na akala natin tao ang laban, hindi. Siksa tatas yun. Sabi ng Exodus 14:14. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. So ang pakikipaglaban natin sa Diablo, ang Diyos ang makikipaglaban. And we shall be still. Tatahimik lang tayo, relax. Kasi may kakampi na tayo eh. Merong ipinangakong proteksyon na ibibigay ng Diyos sa atin, sa ating mga kaaway. Nung araw, nakakaakyat pa si Lucifer sa ano eh, sa langit, di ba nung panahon ni Job? Eh nung mamatay si Kristo sa krus, wala na, talo na siya, pinalayan. Hindi na siya makapunta, kaya ang naging baluwarte ni Satanas, itong earth. Kaya ang tawag sa kanya, Diyos ng sanlibutan, Prince of this world. Hawak niya lahat ng presidente sa buong mundo. Ang hawak lang ng Diyos, yung kanyang iglesia. Pero itong iglesia ang hawak ng Diyos, may lumalabas pa rin masasama. Kasi sa langit may lumabas na masama, eh, ganun din sa iglesia, para makita natin kung sino'y totoo. Kasi hindi malalantad ang totoo kung wala lalabas na masama. Nalantad si Lucifer at saka yung wanted na masama. So, naghasik na ng lagim si Lucifer sa mga anak ng Diyos, galit na galit. Ang ginawa naman ng Diyos, pinoproteksyon na naman niya tayo. Sabi ng Deuteronomy 1:30. Ang Panginoon ninyong Diyos na nangunguna sa inyo ay kanyang ipakikipaglaban kayo. So, lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin, ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. Binubuhat niya rin ang ating pasan araw-araw. Nalalaglagan ng bat. Sabi ng Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. So hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Basta ibigin mo lang ang Diyos. Wala kang gagawin sa buhay mo sa nalalabi mong buhay ni sumunod na sumunod sa Word of God. Susunod ka ng susunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, ipakikipaglaban ka ng Diyos, susuplayan ka ng Diyos ng lahat ng bagay at hindi ka mababayaan. Sabi ng Isaiah 46:4, at hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ka, dadalhin kita. Aking ginawa't aking dadalhin, o aking dadalhin at aking ililigtas. So kahit na bata ka pa ngayon, hanggang sa pagtanda mo, hindi ka pababaya. Ibig sabihin, forever and ever ang proteksyon ng Diyos. Sa lahat ng sumasampalataya at naging tunay na Kristiyano na umiibig sa Diyos, forever and ever ang proteksyon ng Diyos. So araw-araw, gabi-gabi, hindi natutulog ang Diyos para sa iyo. Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kasi ang Diyos nasa langit yun eh, nakaupo sa trono, si Kristo nasa kanang kamay. Ang mata ng Diyos lang ang lahat na sa lahat ng dako. Kaya kita ng Diyos tayong lahat eh. Nakikita niya ang puso natin. Parang araw, di ba? Yung araw, nanggagaling doon ang liwanag yung buwan. Nililiwanagan lang yun eh. Di ba? Walang sariling liwanag ang buwan. May kadiliman, ganun din tayo. Sa ngayon, para tayong buwan. Naliliwanagan tayo, pero may kadiliman din sa atin. Pero darating ang araw, magiging puro liwanag tayo. Sabi, magiging katulad ka ng bituin sa langit na nagliligning. Kasi, ang bituin may sariling liwanag yan eh. Kaya nga ang tawag kay Lucifer, son of the morning eh. Pero si Jesus is right, son of the bright morning star. Talaga nagbabright si Lucifer, hindi eh. Nag-die down eh, dead star. Nawala na ang ningning ni Lucifer eh.
Namatay yung star na yun, nawala ang liwanag, naging kadilima na. Kaya ang naging buhay nito, puro kadiliman. So dinadala niya ngayon ang lahat ng taga-sanlikutan sa kadiliman. Hindi niya kayang galawin ang anak ng Diyos. Bakit? May protection eh. Kailanman hindi niya magagalaw. Sabi ng Isaiah 42:16. At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman. Sa mga landas na hindi nila nalalaman, papakbibayan ko sila. Aking gagawin kadiliman ng liwanag sa harap nila at mga likong daan ang matuwid. Ang mga bagay na ito'y aking gagawin, hindi ko kalilimutan sila. So dadalhin tayo ng Diyos sa kadiliman. Pagkat yung kadiliman dinala sa iyo, gagawin niya kaliwanagan. Ito'y ipinangako ng Diyos eh. Ito'y gagawin ng Diyos eh. Lahat ng provision, lahat ng protection, gagawin ng Diyos sa akin. Ang kailangan lang talaga, siguraduhin mo, susunod ka at iibigin mo siya. Sabi ng Deuteronomy 6:24. At inuutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin magpakailanman. Yung matakot sa Diyos, hindi sabi, sundin mo lahat ng kalooban. Fearing God is obeying all His commandments, sabi sa Ecclesiastes 12:13. Pag natatakot ka sa Diyos, susundin mo lahat ng utos and you shall prosper, sabi. Magpapala ang Diyos sa espiritual, sa pisikal, sa material. Bibigyan ka ng espiritu ng karunungan, kapunawan, at kapahayagan na makikilala mo ang Diyos. At pag nakikilala mo ang Diyos, yun ang buhay na walang hanggan. Maraming tao ang binulag ni Lucifer eh. Sabi sa 2 Corinthians 4:4 eh. Binulag ang pag-iisip ng mga sanlibutan na hindi sumasampalataya. Kaya kailangan ng isang tao para mabuksan, kailangan sumampalataya. Kailangan magsisi at manampalataya. Tanggapin ang sinasabi ng Diyos na Espiritu Santo magbibigay liwanag at si Kristo na magiging gabay. At sa atin ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. At mabubuhay tayo, nabibigyan tayo ng forever protection of God. Forever to. Pag sinabi forever, mula nung mabulagin ka. Isinilang ka muli, sanggol ka. Hanggang sa paglaki mo, magbibinata ka, magdadalaga ka, tatanda ka. Hanggang sa pagdating ng Kristo, huwag kang bibitaw. Patuloy ka lang sumasampalataya at malilitan. At susundin mo ang lahat ng kalooban ng Diyos. And God always provide. Sabi ng Genesis 28:15. Patayin mo nga yung volume ng aso. Diba, galit? Sinano may kasalanan. Nakikita niya sinano. Sabi ng Genesis 28:15. At narito, ako'y suma sa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon. Binuhin mong pangako ng Diyos ka? Saan ka man pumaroon? Kasi ang Diyos nga nandun sa lahat ng dako. Ang mata niya nasa lahat ng dako. Pagamat nandun siya at ang Espiritu Santo nasa iyo. Kaya kahit saan ka magpunta, kasama mo Espiritu Santo at ang salita ng Diyos ang gumagabay sa iyo. Sabi ng Espiritu Santo eh, yung narinig ko lang ang sinasabi ko eh. Ang itinuturo ng Espiritu Santo, yung narinig niya sa Ama, yung sinalita ni Kristo. Kaya nakatitiyak tayo na ang Espiritu Santo sumasa atin. Sabi ng 2 Thessalonians 3:3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. So, hindi lang tayo pag-iingatan ng Diyos, patitibayin pa tayo. Kaya sabi yun, nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapatibay sa sarili. Pag nararamdaman nyo, nanghihina kayo, parang humihina pa na ang palataya nyo, you pray in tongues. Kasi pag nananalangin ka sa Espiritu Santo, tumitibay ang iyong sarili. Sabi sa 1 Corinthians 14. Corinthians 14:3.
nagdadagwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay. At sa ikapaparangal, parangal at sa ikaaaliw, ang nagsasalita ng mga wika ay nagpapatibay sa sarili. Kaya may prophet eh. Ang mga prophet ngayon sa church na lang, wala nang propeta lalabas na iba. Tapos na yung mga prophet. Ang prophet nasa loob na ng church, gagamitin sa pangangaral, sa pagpoprofesiya, sa ikaaaliw, ikatitibay, ikasisigla ng iglesia. At yung speaking in tongues, ang magpapatibay sa iyong sarili. Kaya pag nararamdaman mo, nanlulupaypay ka, nangihina ka, pray. Binigyan tayo ng kapangyarihan, manalangin ka sa Espiritu at titibay ang sarili mo. Kaya yung walang speaking in tongues o gift of the Spirit, asan na sila ngayon? Ang dami-dami ko natatanda ang mga born na ganung araw. May tinatawag na yung pagbaba ng Holy Spirit nung araw. Napakaraming mga preacher, asan na sila ngayon? Nawala na lahat. Yung mga kasamahan natin dati, na nag-i-speaking in tongues pero hindi sila tapat eh. Inalis sila ng Diyos. Hindi talaga nila tunay na iniibig ang Diyos, kaya inalis sila ng Diyos. So tayong nalalabi sa iglesia ang tunay na umiibig sa Diyos. At yung pangako na yun, nananatiling pangako, protection forever and ever. Sabi sa John 17:11, at wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito'y nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. So ang Ama iingatan tayo, si Kristo iingatan, sabi sa John 10. Pero kailangan, siguraduhin mong tupa ka na umiibig sa Diyos na dinidinig ang tinig na at sinusunod. Simula natin ang 27. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. So ito yung umiibig, nakakarinig ng tinig ng Diyos, sumusunod sa utos. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Kaya yung Psalm 109 tsaka yung 10, makikita mo yung nasa gitna tayo, nasa kanang kamay tayo ng Panginoong Jesus at nasa gitna tayo ng Panginoong Jesus at ng Ama. Kaya hindi tayo pababayaan ng Ama at ng anak, guys, kinumpir sa dyan eh. Kailanman hindi tayo malilipon at hindi tayo maaagaw sa kamay ng Ama, kahit na sino man, kahit na sinong kaaway. Walang mananalo, ang kaaway lang naman si Satanas eh. E talo na yun eh. Tinalo na sa krus ng Kalbaryo si Satanas. Tapos na eh, talo na si Satanas. Wala nang kapangyarihan siya sa kamatayan at kasalanan. Sabi sa Romans 6:4-6, kailangan tunay kang sumasampalataya. At ang sumasampalataya, naniniwala sa Word of God, ina-apply ang Word of God sa buhay. Kapag pinaniwalaan mo ito, effective agad ito. Umi-effective ka, parang electric pan. Pag sinaksak mo sa kuryente, pinindot mo kung 3-2, tatakbo ka ngayon. Automatic yung tatakbo. Ito sabi ng Diyos sa Romans 6:4-6. Tayo ngay nalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So yung dati mong buhay na masama, sunod-sunod na kay Satanas, wala na yun. Bago ka na ng nilalang ngayon dahil Kristiyano ka na. Sapagkat kung tayo ngayon naging kalakip niya sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin. So, ibig sabihin, naiintindihan mo, naunawaan mo, nalalaman mo eh. Na ang ating datihang pagkatao ay kalakit niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay maghiba at nasa gayon huwag na tayong maging alipin pa ng kasalanan.
So para hindi tayo maging alipin ng kasalanan, panampalatayaan mo ito. Yung dati mong pagkatao, kasamang nakapangos sa krus at lahat ng pita nito. Meron ka ng kapangyarihang magpakabanal o sumunod sa Word of God. Sabi sa Romans 6:22, tatapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas nito'y buhay na walang hanggan. So nakakatiyak ngayon, may buhay na walang hanggan kasi binigyan ka ng kapangyarihang magpakabanal. Yung araw, wala tayong magagawa eh. Ang mga tao, ang ginagamit nila, New Year's Resolution, pangako ng pangako, hindi na ako magsusugal, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magbababae, isa na lang ang magiging kasalanan ko. Ano? Pagsisinungaling. O, hindi pala din yung gagawin mo. So, hindi ka dapat ganun eh. Pananampalataya ang nakapagbago sa atin. Nagiging bagong nila lang tayo pag nakipag-isa tayo sa salita. Sabi sa 2 Corinthians 4:17 yun. 5:17. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bagong nila lang. At dating ang pagkatao, wala na. Tawang lahat nagiging bago. Kaya kapag ikaw nabubuhay sa isang bagong buhay, lahat ng proteksyon ng Diyos ibibigay sa iyo. Sabi sa 2 Timothy 1:12, meron tayong garantya. Ito yung garantya natin. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayunman, hindi ako nahihiya. Sapagkat nakikilala ko yung ating sinasampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng ating ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. Nakakatiyak tayo. Bakit? Ay, hindi naman pwede magsinungaling ang Diyos. Hindi siya pwede magbulaan, sabi sa Titus 1:2. Lahat ng sinalita niya, tiyak yun at gagawin niya. May buhay na walang hanggang tayo. Kaya yung pagtitiis natin, paghihirap, yung pagsusumakit natin, pagsunod sa Diyos, tiyak na may gantimpala yun. Hindi pwedeng walang gantimpala yun. Sabi sa 1 Corinthians 15. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kaguluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ano yung gawa sa Panginoon? Sabi, paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Siyang palatayanan niya yung isinugo. Pag pinaniwalaan mo si Kristo, isinugo ng Ama, paniwalaan mo yung isinugo ni Kristo, mga apostol. Paniwalaan mo isinugo ng Diyos, ng Panginoong Jesus, si Brother Manny na apostol natin. Kasi ngayon, alam nyo, talagang walang naniniwala may apostol pa. Kaya kakarampot natin eh. Kakaunti lang ang dadaan sa tunay na daan. Kakarampot lang ang dadaan sa makipit na daan at sa makipot na pintuan. Kaunti lang ang makakasumpong nun. Dahil yun ay ibinibigay through revelation. Yun ay isang hiwaga. At nakikita ng Diyos ang puso ng natin, binibigyan tayo ng revelation na makakilala sa Diyos. Sabi sa John 17, John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tinbagay sa Jesucristo. Makilalang Diyos na tunay na iyong sinugo. So yung mga revelation ng pagkilala, ang Diyos ang nagbibigay nun. Pag hindi ka binigyan ng revelation, hindi ka makakaunawa. Sabi sa Acts 16:14, at isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tayatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang bagay na sinasalita ni Pablo. So kahit magbasa ka ng Bible, makinig ka ng Biblia, pag hindi binuksan ng Diyos ang puso mo, wala ka rin makikilala, wala kang maunawaan. Pagkat ito yung espiritu ng kaunawaan ay binibigay sa mga tunay na Kristiyano. Kaya mapapalad tayo dahil nasumpungan ng Diyos na totoo tayo. Nananatili tayo sa iglesia, sa LCJ ministry, na pinipilit burugin ang kalaban. Pero hindi mananalo ang kalaban, kailanman hindi mananalo. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay suma sa atin. Sabi sa Psalm 31:19. Thank you.
o pagkadakila ng iyong kabutihan na iyong iniingatan para sa kanila na natatakot sa iyo. So yun, lahat ng natatakot sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, papatnubayan ng Diyos, pangangalagaan ng Diyos. At sabi niya sa Psalm 91:14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naaalaman ang pangalan ko. So, binigyan ng revelation ng Diyos ang tunay ng mga anak ng Diyos at inilalagay sila sa mataas ng kalagayan. Heaven of the heavens. Kasi maraming heavens eh. First heaven, second heaven, the third heaven. Yung third heaven lang ang hindi nadungisan. Nadungisan ng kasalanan ng earth, kaya papalitan eh, gagawa ng bagong langit, bagong lupa. Nadungisan dahil sa pamamagitan ni Satanas. So, kailangan baguhin ang lahat ng bagay, kailangan linisin at maging bago ang lahat. Kaya pagdating natin sa langit, titira ka sa isang bagong bahay, meron kang bagong pangalan, meron bagong pangalan ng Diyos, mapalitan ng Diyos ang pangalan niya. Lahat bago, walang luma. Kaya sa panahong ito, tignan mo, baka mamaya luma ka pa. Hindi ka makakasama sa langit. Kasi hindi pwedeng ilagay ang bagong lalagyan sa bagong alak. Ang bagong alak ilalagay sa bagong lalagyan. At yung alak na yun, kailangan talagang masarap yun, katulad ng ginawang alak ni Kristo. Di ba pinaatin siya doon sa kasalan? Sabi ni Maria, wala nang alak. Sabi ni Jesus, huwag mo kong pangunahan, hindi ko pa oras. Pero nung gawin niya yung tubig na alak, sabi nung nandun, sa lahat ng napuntahan ko mga kapistahan, kapag nalalasing na yung mga tao, ang binibigay na alak, pangit na, masamang alak. Pero itong alak na to, sa simula hanggang katapusan, matindi, masarap. Ganon din ang alak na tayo. Tayo yung bagong alak. Mula nung maging Kristiyano ka hanggang sa katapusan, hindi ka magbabago, masarap na alak ka. Ilalagay ka na yun sa bagong lalagyan. Amen! Napakahalaga sapagkat lahat ng oras ay nasa inyo. Ngunit ang konting oras na ito ay hindi nyo pa maibigay. Nakikita ko na kukonti lamang nakakatugod. At mas higit ang nakakarami ang tumutugod sa kanila sarili. Tandaan ninyo, makukuha ninyo ang biyaya ng mundo, ngunit ang biyaya ng lahat ay hindi. Kayo ay malaya, ngunit huwag din yung gamitin ang kalayaan sa paggawa ng kasalanan. Good morning mga kapatid. Sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, sigurado si Pablo sa ginagawa niya at sa pananampalataya niya. Ngayon, ang Diyos tiyak din sa sarili niya. Ngayon tayo ba ay tiyak sa ating sarili? Kasi yung revelation o yung ibinibigay na kapahayagan ng Diyos, dun lang sa tunay na natatakot sa Kanya. Kaya ang tanong, ikaw ba natatakot na talaga sa Diyos? Ano ba definition ng natatakot sa Diyos? Ecclesiastes 12. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. So, conclusion nito, na-realize ito ng kapatid natin na si Ed. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ano ba'y matakot sa Diyos? Sundin ang lahat ng mga utos. So, ano susundin mong utos? Utos ba ni Moises o utos ng Panginoong Jesus? Utos ng Panginoong Jesus. So, paano mo ngayon matitiyak na natatakot ka sa Diyos? Kailangan maging alagad. So, paano ngayon yung pagiging alagad? Sino gagawa ng alagad? Matthew 28.
binigyan ng utos para gumawa ng alagad mga apostol. Kaya humirang si Kristo ng 12 apostol, gagawin ng alagad ng mga Israel. Humihirang din siya ng mga apostol na hintil para maging alagad ang lahat naman ng mga hintil. Ito ang sabi ng Diyos, Matthew 28:19-20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. So, sino yung inuutusan? Yung mga apostol. Gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin, tuturuan ang mga alagad na ganapin ang lahat ng mga ipinag-utos ko sa inyo. So nakakapiyak tayo ngayon na tayo tunay kasi meron tayong apostol, si Brother Manny. So ang makakagawa lang ng pag-aalagad, yung may apostol. So ang iglesia itinatag sa apostol at propeta. Sabi sa 1 Corinthians 12. So para maging alagad ka, may apostol na gagawa ng alagad. So kailangan nasa iglesia kang itinatag sa apostol at mga propeta. Kailangan Word of God ang basihan, Bible ang basihan. Sabi ng 1 Corinthians 12:27. Kayo nga ang katawan ni Kristo. So may tinutukoy, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang sangkap niya. So magkakasama itong mga sangkap na ito, ano? Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang-una mga apostol, ikalawa mga propeta, ikatlo mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahal, at iba't ibang mga wika. So, nag-worship tayo kanina, nag-tanks tayo sa iba't ibang wika. So, ang kailangan, ikaw din, na bautismo sa Espiritu Santo para magsalita sa iba't ibang wika. Kasi sinasabi sa 1 Corinthians 14:15 ng ganito, ano ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Nananalangin tayo sa pag-iisip, eh nakakapanalangin ka ba sa Espiritu sa Game of Tongues? May kasunod pa, aawit ako sa Espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. So makikita nyo halas lahat ng born again sa paligid, umaawit sila sa pag-iisip. Umaawit ba sila sa Espiritu? Nagsasalita sila at nananalangin sa pag-iisip. Eh nananalangin ba sila sa Espiritu? Sa 1 Corinthians 14, sinabi ko sino'y nananalangin sa Espiritu. 1 Corinthians 14:2. Sapagkat ang nagsasalita ng wika hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Dadapat ang nanguhula, kanina nag-propesa yung dalawang prophet natin, ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay. So titibay tayo sa prophecy nila. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Kaya makakatagal ka sa pananampalataya hanggang sa pagbaba ng Panginoong Yesus. At huwag mong ipagbabawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika, sabi sa 39. Alam nyo, mayroong mga born again na iglesia, ipinagbabawal ang gift of tongues. Ipinagbabawal ang pagsamba sa Espiritu. E yun nga, hinahanap-hanap ng Ama eh. Yung sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, kaya bibigyan ka ng gift of tongues. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong kayo'y makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Bakit may nagbabawal? Ang dami nagbabawal nito, wala na daw tongues. Wala nang ikapo, wala nang apostol. Luke 11:49. Kaya nga, sinasabi naman ang karunungan ng Diyos, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. So, magsusugo. Hindi pa tapos, magsusugo nga future eh. Kaya may mga apostol pa ngayon at propeta, hanapin mo ngayon yung iglesia na yun na itinatag sa apostol at propeta. At kailangan maging alagad ka. Kailangan meron mga tipa ng ikapot handa. Sabi rin sa Hebrews 7:8, dito sa lupa, may mga taong may kamatayan, tumatanggap ng 10th bahagi, o yung tithes na tinatawag. Yung mga namamatay kami, pastor, namamatay. Dadagwat doon ang isa na pinatutunayang nabubuhay, yung high priest, si Kristo.
Si Kristo ang High Priest sa langit, nagpe-pray pa siya hanggang ngayon sa atin para ma-rapture tayo. Ngayon, kapag hindi ka nag-iigap at nag-handog, sa namamatay na pastor, nagnanakaw ka sa Diyos. Ninanakawan mo yung High Priest kasi mayroon isang nabubuhay sa langit. Siya yung High Priest na kapag nagbibigay ka ng itap at handog, ang binibigyan mo ang Diyos si Kristo. So, nakakatupad ka ba dun? Ikaw ba ay nabautismo na sa Espiritu Santo? Kailangan nagsasalita ka sa iba't ibang wika para makasamba ka sa Diyos. Ikaw ba ay may tipa ng itap? Ikaw ba ay nabautismo na sa tubig? So, ito yung mga dekretong dadaanan eh. Para maging bahagi ka ng iglesia, bibigyan ka ng revelation ng Diyos. At ito ang message sa atin eh. Covenant from God are for those who fear Him, and they are His friends, and He reveals His will. Ipinabahayag lang ng Diyos sa mga taong alagad niya, sa mga taong natatakot sa Kanya, ang kalooban niya. Ginagawa niya itong kaibigan, hindi alipin, sabi ni Kristo eh. Hindi ko na kayo alipin, kundi kaibigan. Kasi yung mga alipin, hindi nila alam ang plano ng kanilang amo. Pero kaibigan ko kayo, i-reveal ko plano ko sa inyo. Sabi ng Psalm 25:14. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa Kanya. So para ka maging kaibigan ng Diyos, natatakot ka sa Kanya. Ano yung natatakot sa Kanya? Binasa natin. Yung sumusunod sa lahat ng kanyang mga utos, yun ang kanyang alagad, and lo, I will be with you till the end of time. So may pangako, hindi kayo iiwan. So ang gagawin mo lang, talagang siguraduhin mo sa sarili mo, huwag kang sumuntok sa hangin, kailangan maging alagad ako, kailangan matakot ako sa Diyos. So alam mo, sigurado eh. Susunod ka sa lahat ng utos ni Kristo, at nakakasama ka ng iglesia nagsasalita sa iba't ibang wika, sumasamba sa Diyos, na may apostol at mga propeta, na may mga nagpo-propesiyang mga propeta. At ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Kaya kung malalaman ninyo ang pangalan ng iglesyang ito, LCG, Ligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church. Nakabatay kami sa Word of God at lahat kami may covenant. Meron kaming personal relationship sa Diyos na talagang kami nanunumpa sa Diyos na kami ay tunay na susunod, matatakot sa Kanya, susunod sa lahat ng Kanyang ipinag-uutos at magiging alagad kami ng Panginoong Jesus. Sabi ng John 6:37. Ang lahat ng binigay sa akin ng Ama ay nagsisilapit sa akin. So may binibigay palang mga tao ang Ama kay Kristo. Yung nakikita ng Ama na tunay na Kristiyano. Yung nakikita ng Ama na wagas ang pusong mananampalataya talaga, magsisisi talaga, matatakot sa Kanya, magiging alagad, susunod sa lahat ng ipinag-uutos ni Kristo. Kasi ang lahat ng ipinag-uutos ni Kristo, inuutos ng Ama eh. Walang inuutos si Kristo na hindi inuutos ng Ama. Kaya sabi ng John 6:37, ang lahat. So hindi lahat ng born again ay born again ha? Hindi lahat ng iglesia na dyan ay iglesia ng Diyos. Yung itinayo lang ng Diyos. Sabi sa Psalm 127:1-2. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay nagsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Kaya kapag dinala ka ng Diyos dito sa iglesia ng LCJ, gagawin kang tunay na alagad. Tuturuan ka ng revelation. At sa 127 nga ng Psalm, ito sabi, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Kahit milhang-milhang pa sila, napakayaman ng iglesia nila, napakaganda ng buhay nila, nasa internet sila na talagang ang yaman-yaman nila at milyon-milyon sila, ito ba itinayo ng Diyos? O itinayo ng tao? Eh, ba't ang Katoliko, milyon-milyon, itinayo ng tao? Sa Diyos ba yun? Ba't ang iglesia ni Kristo? Bakit napakaraming iglesia dito sa Pilipinas, ang dami-dami, itinayo ba ng Diyos yun? Pag hindi itinayo ng Diyos, walang kabuluhan yung nagsisigawa. Walang kabuluhan na nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhan gumigising ang bantay. So kinakailangan kasama mo ang Panginoong Jesus, sabi ng Biblia. Kapag dalawa o tatlo sa lupa ang tunay na iglesia na sumasamba, kasama si Kristo at lahat ng laksa-laksang mga anghel na sumubunubuhardya sa atin. Hindi man natin nakikita sa ating mga mata, napakaraming anghel na nakapaligid sa atin.
Milyon-milyon laksa-laksang anghel ang nakapaligid sa atin, sumusubaybay sa atin, sasabi sa Psalm 37 for you. Sinasabi rin ng Matthew 11:27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama. At sino man hindi nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At sino may hindi nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So ang nakakakilala lang sa ama, ang anak lang. Ang nakakakilala sa ama, ang anak lang. Ang anak nakikilala ang ama. O paano mo ngayon malalaman? Kailangan na sa iyo yung anak, ipapahayag sa iyo ng anak ang kalooban ng ama. So hindi lahat ng pagpapahayagan, yung ibig lang pagpahayagan ni Kristo. Sabi ni Kristo, hindi ko dinadalangin ng sanlibutan, yung ibinigay sa akin ng ama, ang ibinadalangin ko. So sabihin mo ba, unfair si Kristo? Hindi unfair. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Wala kang pakialam to, kalooban ng Diyos yun eh. Ang ipagpe-pray lang ni Kristo, yung ibinigay ng ama. At tanong, ibinigay ka ba ng ama kay Kristo? Kapag ibinigay ka ng ama kay Kristo, magsisisi ka talaga. Ano ibig sabihin na magsisisi? Magbabago ka ng isip na hindi mo nasusundin yung idea mo, yung talino mo, yung karunungan mo, yung idea na ng Diyos, yung talino na ng Diyos, yung kalooban na ng Diyos. Kaya mo ba yan? Ang tawag doon, born again. Isisilang ka muli sa bagong kaisipan, bagong pagkatao, bagong damdamin, bagong kaluluwa. Kasi ang tao may tatlong parte, espiritu, kaluluwa at katawan eh. Yung espiritu mo, iboborn again ng Diyos yun eh. Titira doon ang Holy Spirit. Yung kaluluwa mo, yung isip mo, damdamin mo't kaloob at i-renovate. Babaguhin unti-unti na magiging katulad ng Panginoong Jesus. Unti-unti yun. Eh, kailangan malaman mo yung revelation. Sabi ng Jeremiah 24:7. Ito, 24-7 to, araw-araw to. At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako. So, meron hindi nakakakilala sa Diyos. Kasi bibigyan ka ng puso. Ano ba yung puso? Yung kaibig, yung mismong ikaw. Ang puso ng tao, yung kaloob-looban mo, ikaw yon. Kaya kapag ikaw magiging Kristiyano talaga, halimbawa, pinadala ka ng Diyos dito, aaten-aten ka na, pero hindi ka talaga seryoso tatanggap sa Diyos, buti pa huwag ka na umaten. Useless eh. Hindi ka itinadala ng ama. Kailangan siguraduhin mong ikaw yun. Tiyakin mo sa sarili mo na ikaw yung natatakot sa Diyos, na ikaw talaga yung tunay na anak ng Diyos na magiging alagad ni Kristo. Titiyakin mo sa sarili mo. Hindi tayo sumusuntok sa hangin, sabi ni Pablo. Pag sumuntok si Pablo, tama. Ganon din tayo. Hindi tayo nagbibiro, nagkukunwa-kunwariyan. Walang hipokrit dito, puro tayo anak ng Diyos. Kung hindi mo kaya maging Kristiyano talaga, huwag kang mag-Kristiyano. Get out. Useless eh. Walang mangyayari. Hindi ka makakasunod sa Diyos. Kasi ang bibigyan lang ng revelation ng Diyos, yung tunay na anak niya na handa talaga magtiis, magsakripisyo. Kaya mo bang mamatay sa sarili? You will die to yourself? Hindi na yung gusto mo, ha? Hindi yung kaligayahan mo. Kaligayahan ng Diyos, gusto ng Diyos. Kaya mo ba yun? Sabi sa Mark 9:23, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa kanya na sumasampalataya. Kung kaya mo, mangyayari sa iyo. Kaya mo ba itatakwil mo sarili mo? Kasamang nakapago sa krus, susunod ka na lang kay Kristo sa lahat ng utos? Kaya mo ba yon? Kung kaya mo, welcome to the club. Kasama ka ng Diyos. Kasama ng kakarampot na iglesyang ito na mabibilang mo sa daliri gaano kakonte. Pero sumusunod sa kalooban ng Diyos through the Word of God. Napakarami ngayon hindi tunay na Kristiyano at may mga nagpipreach sa pulpito na mga demonyo ngayon. Pastor-pastura, hindi naman talaga sila ba tinawag ni Kristo? Kasi kailangan isinugo, sabi sa Romans 10. Pag hindi ka isinugo, wala kang karapatang mag-preach. Sapagkat, ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga maliligtas. Makakatawag ka ba sa Diyos kung wala kang relationship? Kahit tumawag ka ng tumawag, hindi ka papansinin. Halimbawa, meron ako dito, hindi anak, tawag na tawag sa akin, ba't kita papansin, hindi naman kita anak. So ang tatanggapin ko lang, yung anak ko, ganun din ang Diyos. Magsisitawag, yung tunay na anak lang niya. At paano silang magsisitawag sa doon sa hindi nila sinampalatayanan? Paano ka tatawag sa Diyos? Hindi mo alam ang faith.
Iwala kang revelation ng pananampalataya. Akala mo, pag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, okay na. Hindi, may mga utos siya, gagawin kang alagad. Ibabautismo ka sa Espiritu sa titira sa iyo, Holy Spirit, tuturuan ka. Yun ang sistema, ibabautismo ka sa tubig, maging member ka ng iglesia. Gagawa ka ng tipan ng ikapot na doon para hindi ka nakasumpa, mabubuhay ka masagana sa mundo. Paano silang magsisisampalataya sa kanila na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang ibig sabihin ng isinugo, apostolos. In the Greek word, apostolos, meaning sent. Si Kristo, apostol yun ng Diyos eh. Isinugo siya ng Ama, apostle of God. Si Brother Manny na apostol natin na namatay na last 2 years ago, apostle of Christ. Tayo, apostles of the church, isinugo tayo ni Brother Manny. So, nakakatiyak ka ba? Si Soriano ba isinugo? Pakialaman natin yung mga... Kasi kailangan makita natin, sabi sa Ecclesiastes 2.27, i-compare mo para makita mo kadahilanan. Isinugo ba ito? Isinugo niya sa sarili niya? Kailangan may magpapatotoo. Kinausap ka ni Kristo, binigyan ka ng power. Katulad ng apostol natin, tinawag siya ng Diyos eh. Nakita niya si Kristo, binigyan siya ng power. Ang lumpo, lumakad, ang bulag, nakakita. Ang inaagasan, ang may cancer, gumaling, nabuhay eh. Ang patay na buhay, ang mga demonyo nagsisilayas. Yun ang tunay na tinawag. Ngayon tayo naglelehens, nagpapagaling ng may sakit, nagsasalita ng iba. Dahil yun ang iglesia ang itinayo. Ang iglesia noon, iglesia pa rin ngayon, sabi sa James. Sabi sa James 5. Meron tinatawag na unang ulan, tsaka huling ulan. Katulad ngayon, nauna lang yung nandiyan. Wala tayo, ano dyan, ipagtakip. Kasi meron tinatawag na first rain tsaka last rain. Umulan ng Holy Spirit nung araw sa mga, ano lang, sa Israel. Nagsalita sila ng iba't ibang wika, naposto sila, naglagay ng apostol at mga propeta noong panahon na yun si Kristo. Yun ang unang ulan. Tapos nagkaroon ng tinatawag na Dark Ages o Medieval Period, Modernization, Industrialization, Revolution. Nung panahon ng Middle Ages, from 300 to 17th century. Nawala ang Espiritu Santo, walang iglesia nung panahon na yun, nagtayo ng mga reliyon. May Confucianism, may Taoism, Bahaism, meron tinatawag na kung ano-anong mga religion, Roman Catholic, Greek Catholic, Orthodox Church, Iglesia ni Cristo, ang daming naglabas sa mga iglesia, merong Methodist, merong Evangelical, merong tinatawag na kung ano-anong pang mga gifted church. Iyon ba yung iglesia ang itinayo ni Cristo? Yung huling ulan, ibig sabihin, maglalagay na naman ng apostol at propeta, may magsasalita na naman ng iba't ibang wika, may sasamba na naman sa Diyos, may iglesia na naman magpupuri sa Diyos. Ito sabi, magtiis nga kayo, o magtiis daw tayo. Mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon, narito, inaasahan ng magsasaka. Sino ba magsasaka ng bukid? Sabi, tayo ang bukid ng Diyos at ang Ama ang magsasaka, si Kristo ang vine. He is the vine and we are the branches. Pag napunta kayo doon sa mga vineyard, makikita nyo, pag mayroong isang vine doon ng ubas, doon kumukuha ng lahat na eh. Lahat ng branch, kita nyo mo lang, tutubo eh. Kapag may vine sa loong vineyard, hindi maubusan ng grapes. Eh si Kristo yung vineyard, so walang ubus. Merong ipadadala ang Diyos kay Kristo para itatag sa iglesia. Inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. So, ang Diyos magtiisin, dinihintay niya. Kaya nga hindi pa tayo dinadala, yung iba hindi pa hinahatulan. Kaya gawa sila ng gawa ng masama, walang nangyayari. Tayo din, gawa tayo ng gawa ng pagsunod sa Diyos, may nangyayari. Oo, napagpapala tayo. Kasi napakasama ng panahon. Kaya magiging mapanalangin kayo. Lagi, paglabas nyo lang, kahit siyang kayo pupunta, kahit siyang palengke, ipag-pray mo. Lahat ng gagawin mo, ipag-pray mo. Kasi matindi na yung demonyo. Nakita nyo yung mga aksidente? Bus, nagkabangga, jeep, 7 patay, 8 patay, 11 sugatan. Tapos biglang may bababa, mananaga, pagbababarili ng mga tao. Gaano matinding kasama ang panahon ngayon? E kung wala ang Diyos sa'yo. Walang replacement, kasi may replacement, sabi sa Proverbs 11:8. Alam nyo, ganito ang ginagawa ng Diyos. Kapag ikaw anak na ng Diyos, tunay na anak ng Diyos,
Kung maaaksidente ka sa araw na yun o mamamatay, gagawa ng replacement ng Diyos. Katulad nung nangyari kay Abraham. Di ba, iaalay niya si Isaac? Nung iaalay na niya, konting-konting in a split seconds na nagsalita ang angel, huwag mo siyang patayin. Ayun o, nakasingit yung isang tupa, yun ang iaalay mo. May replacement sa matuwid. Yun ang sample na ginawa ng Old Testament. Ganon din ngayon sa New Testament. Sabi ng Proverbs 11:8, ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan. At ang masamay dumarating na kahalili niya. So, inihahalili yung masama. Kaya kung tayo mamamatay o meron maaaksidente, gagawa siya ng replacement. Kasi masama yun, alam na yun, wala yun, hindi ba nananampalataya, pinapalit ng Diyos yun. Sabi din sa 28:11, ang masama. Ang masama ay isang katubusan para sa matuwid. Biruin mo 'yon. Tinutubos tayo ng masasamang 'yan dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Matuwid ka na eh. Anak ka na ng Diyos eh. Nabautismo ka sa Espiritu, nabautismo ka sa tubig, may tipat ka ng ipon. Ito ang mga dekreto ng apostol na itinatag ng Panginoong Hesus sa iglesia natin. Pag nasusunod mo 'yan, ibig sabihin alagad ka. Lagi kang nagwo-worship every Sunday, sabi sa ano eh, sa Romans eh, sa Hebrew. Huwag niyong kalimutan ang pagsamba, yamang nalalaman niyo na napakalapit na ng araw. Bababa ang Panginoong Jesus, may dadat na siyang iglesyang Philadelphia, just a fellowshiping church, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang masama ay isang katubusan para sa matuwid. At ang taksil ay lugar ng matuwid. Biruhin mo, yung mga taksil na yan na masama, ipapalit sa iyo. O gaano tayo ang mahal na Diyos, lalo sa panahong ito. Pag hindi ka tunay na Kristiyano, may mga naririnig ka na, pastor ng rape? Pero meron pa pastor na nagre-rape? Tapos na-aksidente, patay, pinagbabarin. Pwede ba yun? Hindi nga eh. Against the word of God, gagawa ng replacement. Ililigtas ka ng Diyos. Bakit? Napakaraming anghel na nagsasanggalang sa atin. Sabi sa Psalm 37. Sabi sa Psalm 34:7, ang anghel ng Panginoon ay humahampong sa buong palibot na natatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. So pag ipinagsanggalang ka ng Diyos, ang ipadadala niya yung mga ministering angels. Meron tayong ministering angels eh. Yung mga sanggol, may mga ministering angels. Bakit? Maliligtas yun eh. Lahat ng sanggol, lahat ng bata na wala pa doon sa age of accountability of sin, ligtas yun eh. Ang ginagawa ng religion eh, pinababautismo ngayon, yung bagong papa, sabi, hindi daw biblical yun. Hindi daw dapat binabautismo sa tubig yung mga baby. Ngayon lang nalalaman yun, eh, tagal na lang asulat sa Bible. So, lahat ng mga bata, ligtas yan, at lahat ng mga matuwid, ligtas yan. Humahantong sa buong palibot ang lahat ng mga anghel sa mga maliligtas, sabi sa Hebrews 1:14. Ang mga anghel ng Diyos, naglilingkod sa atin sa mga maliligtas. So, hindi pa talaga tayo sure na ligtas, ha? Maliligtas. Dahil kung ikaw tatalikod, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka susunod sa banal na utos, hindi ka maliligtas. Sabi sa 2 Peter 2. Kaya sinasabi ko sa inyo na kung hindi ka sigurado sa sarili mo, hindi ka talaga magtitiis, hindi ka mamamatay sa sarili mo, hindi ka talaga tatanggap sa Diyos ng totoo, eh huwag ka mag-Kristyano. Wala kang bahagi sa katawan ni Kristo. Nasa labas ka rin eh. Kasi may sinasabi sa Bible, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makapakas sa mga pagkahawa, sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, ay muling na mahalubiluhan. Parang tongue twister to. At madaig niyaon, ay lalong sumasama ang unang kalagayan nila kaysa nung una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumaligod sa banal na utos. Ay buti pa hindi ka na na-born again. Kasi hindi lahat ng tumatawag ng Diyos, Diyos, mapupunta sa langit. Yung sumusunod lang sa kalooban ng Ama, Matthew 7:21.
So ikaw ba tawag ng tawag sa Diyos? Eh pakinggan, mga demonyo nga tawag ng tawag, pakinggan ba? Hindi. Kasi tumalikod yun eh. Si Lucifer, nahatulan na yun eh. Pero to, sumasampalataya yun, nanginginig pa. Pero tayo, sumasampalataya ba tayong totoo? Tatanggap ka ng revelation kung tunay kang alagad. Sabi sa John 8:31-32. Bibigyan ka ng revelation ng Diyos ng katotohanan kung magiging tunay kang alagad. Di ba binasa ko kanina yung alagad, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos, and lo, I will be with you till the end of time. So siguraduhin mong alagad ka, datanggap ka ng revelation, sabi sa John 8:31-32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo, yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, sumasampalataya ito ha, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. So may criteria yung pagiging alagad. Kung tunay kayong nananatili sa utos ni Kristo, tunay ngang alagad. Ito yung kasunod. At inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan magpapalaya sa inyo. You will know the truth and the truth will set you free. Jeremiah 24:7, araw-araw binibigyan tayo ng revelation ng Diyos. Ng pagkilala sa Diyos. Sa mga tunay na anak ng Diyos yun, sa kaibigan niya, sa natatakot, sa alagad ha. Sabi sa Ephesians 1:17. Ito ang laging prayer ko sa inyong lahat. Kasi sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, ako pastor mo, hindi ko naman gusto ito. Ang gusto ko, karnater eh. Ang gusto ko, ano, bank robber. Hindi ko pinangarap maging pastor. Mangho-hold up nga kami ng bangko eh. Tsaka napakasama akong tao. Hindi naman ako mabuting tao. Hubad po ng sama eh. Mula nung 13 years old ako hanggang sa nag-college ako, buti nga nakagraduate pa ako ng Industrial Management Engineering. Wala akong ginawa kundi magdumurog. Sabi ko nga, sige, tatapag ko sarili ko sa matatalino na yan. Magdumurog tayo. Habang nag-aaral tayo ng engineering, dumurog tayo lahat. Tapos mag-exam tayo. Mananiwala ako sa inyo, ubod niyo yung tatalino ninyo. Eh, basahan din naman sa Diyos lahat yung katalinuhan ng tao. Matalino ka dapat sa Diyos. Kahit labandera ka lang, kahit ikaw ay napakaliit na tao, basta ikaw ay naniniwala sa Diyos at totoong Diyos, bibigyan ka ng revelation. Ito yung ibibigay sa inyo. Ito yung prayer ko lagi. Kasi pag wala nito, wala kang kaligtasan. Ephesians 1:17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Spirit of wisdom and revelation. Ang tumatanggap lang ng revelation o hiwaga ng Diyos, mga apostol, sabi sa Ephesians 3. Kaya kapag walang apostol ang isang iglesia, paano makakagawa ng alagad? Paano malalaman ng hiwaga ni Kristo? Hindi pwede. Apostol lang ang nakakaalam ng hiwaga ng Diyos. Kung hindi, bakit tatawag pa si Kristo ng apostol? Kung pwede pala lahat tumanggap ng hiwaga. Hindi na tatawag ng apostol. Kung meron pa ngang isang apostol, ahas, di ba? Ibinenta pa si Kristo, apostol yun. Totoong apostol yun. Totoong Kristiyano yun. Pero bakit naging katulad ni Lucifer? Si Lucifer, tunay talaga yun. Ano yun eh? Archangel talaga yun. Bakit sumama? Kung doon sa langit may masama, sa iglesia may masama din. May Datan, may Kore, may Abiram. Lalo-lalo sa mundo, lahat yan masama. Kaya inaanis tayo sa mundo, inilalagay sa iglesia. Hawak ni Lucifer eh, ang lahat ng presidente sa buong mundo. Walang magaling na presidente. Kita mo kung tirahin niya ni Alan, dito, napapanood niyo ba yun sa TV lagi? Tinitira na abogado yun eh. Ito si Noynoy ngayon. Magaling si Noynoy, ang problema, yung nakapaligid din sa kanya eh. Kasi wala talagang perfect na presidente sa buong mundo. Hawak lahat din pala ni Satan. Kahit righteous sila, ang karunungan nila, karunungan ng tao, hindi karunungan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng iglesia. Yung karunungan niya maghahari sa atin, hindi isip natin yung karunungan. Karunungan ng Diyos. At makikilala mo ang Diyos, bibigyan ka ng espiritu ng karunungan at kapahayagan. Colossians 1:9. Dahil dito, kami naman mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin
ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. So ayon sa Espiritu Santo, aral ng Espiritu Santo, hindi aral ng intellectual mind o katalinuhan ng tao. Kaya ang tumatanggap ng revelation ang mga apostol. Sabi ng Ephesians 3:3-5. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga. Sino nagsasalita dito? Si Pablo. May sulat siya sa Efeso. Sino ba si Pablo? Apostol. So kung walang apostol ng iglesia, paano tatanggap ng hiwaga? Paano makakagawa ng alagad? Eh, ang pwedeng gumawa ng alagad, apostol lang. Kaya nga, kukunti tayo eh. Kukunti lang ang alagad eh. Maliit lang, mag-ipot ang pintuan, makitidada ang papunta doon sa langit. Kaunti lang ang makakasumpong. Yung merong huling ulan. Ito yung huling ulan eh, nagpaulan na naman ng Diyos ng gifts ng apostles and the prophets and the gift of tongues. Kaya sabi dito sa 3:3, kung paanong sa pahayag ipinakilala sa akin, ang nagsasalita dyan, apostol, sa pamamagitan ng revelation ni Kristo, ang hiwaga gaya ng isululat ko sa inyo nung unang sa ilang salita. So meron pa lang naisulat pa nung una, hindi lang nasulat ngayon. May naisulat pa si Pablo, hindi lang naisulat, ang naisulat niya ngayon yung 3:3. Pero may naisulat na siya noong unang revelation. Sa pamamagitan niyo, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. So yung hiwaga ni Kristo o yung revelation, hindi ko mo may Bible, alam mo na. Merong revelation ng Bible, ang Holy Spirit. 1 John 2:27. First John 2:27, pag wala ka nito, hindi mo malalaman ng Diyos. Kahit basahin mo Bible, kahit kabisaduhin mo pa siya, kahit gawin mo computer ng utak mo sa Bible, walang mangyayari pag wala kang revelation kay Jesus Christ. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. So meron pa lang anointing ng Holy Spirit. So kung wala kang anointing ng Holy Spirit na ibinibigay yan ng Panginoong Jesus sa kanyang pagpapahayag, hindi mo malalaman ng Biblia. Hindi mo malalaman ng truth. Ang alam mo, intellectual knowledge about the Bible. Pero yung revelation in the Spirit, hindi mo alam yun. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. So hindi kayo kailangan turuan ng kahit sino. Ang magtuturo sa inyo, ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga ipinadalang mga apostol at mga propeta, mga guro, mga bishop at pastor, sa loob ng iglesia, anointed. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, ay siyang totoo at hindi kasinungaling, at kung paano kayo tinuturuan sa gayon-gayon nananahan sa kanya. So kung tumatanggap ka pala ng revelation, nananahan ka sa Diyos. So nakikilala mo ngayon ng Diyos. Pag nakikilala mo ang Diyos, buhay na walang hanggan. John 17. So pag hindi mo nakilala si Kristo at ang Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. Eh bago mo naman makilala, bibigyan ka ng revelation in the Spirit. Kailangan tanggapin mo yun, yung pananampalatayang yun. Sabi sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan. So, dinidefine eh. May definition ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesu Cristo. So, makikilala mo ang Ama, makikilala mo si Jesu Cristo na siyang sinugo. At nagsusugo si Cristo ng mga apostol sa unang ulan at nagsugo din ng mga apostol sa huling ulan. So, ikaw ba'y nakakatiyak na ngayon na ikaw ay bahagi ng katawan ni Cristo? Para maging bahagi ka ng katawan ni Kristo, nananatili ka sa aral ng apostol, Acts 2:42. At sila, sino yung sila? Yung iglesia. Yung kawan ng Diyos, yung bayan ng Diyos. At sila'y nagsisipanik, natiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. So ano gagawin daw natin sa huling panahon? Magsasama-sama tayo, mananatili doon sa aral ng apostol. Ano yung aral ng apostol? Turo ni Kristo. So yung aral ni Kristo, ginagawang apostles' creed o mga dekreto. At tatlo nga yan, ginawang dekreto ng apostol sa ating iglesia para matibay na meron batayan. Kasi paano mo malalaman ang tao kung hindi masunurin? Utusan mo. Kasi para malaman mo sumusunod, utusan mo. Kaya nga nakilala ka sa lana dahil sa pagsalangsat sa utos noong panahon ni Moses, eh hindi naman ibinibilang kang matuwid sa pagsunod sa aral ni Moses, kundi sa pananampalataya kay Kristo.
Kaya ang gagawin mo, mananatili ka sa aral ni Kristo hanggang sa pagbaba niya. At sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa mga pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So, iyan ang gagawin ng iglesia sa huling araw. Habang ang Diyos ay naghihintay sa huling ulan, kasi hindi pa puno ang bilang eh. Kapag kompleto na ang bilang ng mga Hentil, bababa si Kristo. At pagbaba ni Kristo, kasi ipaghahanda muna tayo ng bahay doon at itirahan. Sabi sa John. Kaya hindi pa bumababa si Kristo, hindi pa tayo na ipaghahanda ng bahay na paglalagyan. Hindi pa buo ang bilang ng katawan ni Kristo, sabi sa 1 Corinthians 15:25. Merong bilang eh. Kung yung mga bituin nga, bilang ng Diyos, alam niyo ba lahat ng bituin, lahat ng galaxy may pangalan? Pinangalanan ng Diyos yan, sabi sa Psalm. E tayo pa ba hindi lalagyan ng pangalan? Hindi pa ba bibilangin ng Diyos ang kanyang mga tupa? Kung yung mga sundalo ngayon, yung mga prisoner, bago nag-count of 1, 2, nagka-count out yung mga preso, yung mga sundalo. Lahat ng bagay may bilang, at lahat ng bagay may sukat, pero lahat yan, hindi permanente. Lahat ng bagay sa lupa, pansamantala. Walang permanente rito sa lupa. Ang permanente lang sa lupa, pagbabago. Yun ang... Pero may permanente sa langit, yung New Jerusalem. Bababa yun eh. Hindi nagalaw yun, hindi nadungisan, kaya bababa eh. Ngayon, kailangan makasama ka dun sa langit, sa bababang New Third Heaven na yun, na New Jerusalem, na yun ang bahay ng Ama. Kasi nung likhay ng Ama, at ni Kristo at ng Espiritu Santo, ang lahat ng bagay, doon nandun ang Ama, sa kanyang tinatahanang lupa o earth, to the habitable earth, sabi sa Proverbs 8:30. Ngayon, ito yung bahay niya, sabi, huwag kayong magulumihana ng puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. So, hindi ka lang mananampalataya sa Diyos, hindi ka lang mananampalataya kay Kristo, mananampalataya ka rin doon sa mga isinugo. Kasi pag hindi mo tinanggap ang sinugo, hindi mo tinanggap ang nagsugo. Sabi sa Matthew 10:40. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinanggap ang nagsugo sa akin. So kapag tinanggap natin si Brother Manning Apostol, ang tinatanggap natin si Kristo at ang Ama. Tinatanggap natin ng... Kung kayo tinatanggap ng kahit sinong mga mananampalataya o hindi, tinatanggap nila ang Diyos. Pag nireject kayo, nireject nila si Kristo, nireject nila ang Ama. Sabi sa, meron pa niyan eh, sa John 13:20 yata. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino man, kahit rapist yun, ha, na naging Kristiyano, kahit balyarina na naging Kristiyano, kahit si Magdalena yon, kahit na sino pang mamamatay tao na si Pablo, sino yung emotional na si Pedro, sino yung double-minded na si Thomas, pag nagsisit na ng palataya, sino man yun, sabi ng Diyos. Sino man, sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. So, yun ang susi. Sabi sa Philippians 4:3 yan, yan ang susi. Para masulat sa aklat ng buhay ang pangalan mo, yung Philippians 4:3 masusunod mo. Ito sabi ng Philippians 4:3. Kaya binibigyan ko ng emphasize sa inyo yung pagsugo eh. Hindi pwede mag-preach yung hindi isinugo. Kailangan apostol yan ng iglesia, apostol ng Diyos. Eh, madaming matatalino ngayon, magagaling eh, ang galing mag-preach eh. Kabisado Bible nga, miski patayin mo ilaw, sasabihin ng Bible eh. Pero wala sa katotohanan, lihis sa katotohanan. Ito sabi, Philippians 4:3, oo, ipinamamanhik ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong. So, tapat ba tayo sa pananampalataya? Tapat ba tayo sa pagsuporta sa mga sinugo? Tapat ba tayong tumutulong sa isinugo? Na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman si Clemente at ng ibang mga manggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasulat sa Aklat ng Buhay. Si Clemente, yung mga babae, tumutulong sa apostol. Sinusuportahan ng apostol. Ang pangalan nila nangasulat sa Aklat ng Buhay. Kaya mayroong dekreto ang apostol sa iglesia natin. Kapag tinutupad mo lahat ng dekreto, alagad ka nga ng Diyos, ang pangalan mo nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang una niyan, aalisin ka sa sumpa. Kasi ang lahat ng tao nakasumpa eh. Ang langit, ang lupa nakasumpa.
dahil sa kasalanan na tungisan, kaya papalitan eh. Ngayon, para maalis ka sa sumpa, gagawa ka ng tipan ng ikapot handog dahil ipakikilala ng Diyos sa iyo yung kanyang tipan eh, yung kanyang covenant. Gagawa ka, sabi sa Malakay 3. Hindi, yung Genesis na lang. Huwag na tayo sa Malakay, sa Genesis na lang. Kaya ano na lang, kay, sa Israel, kay Jacob. At si Jacob ay nagpanata, o covenant yan, na sinasabi, kung sa akin ang Diyos, sumasa atin ba ang Diyos? Oo. Eh di magpanata ka, sumasa iyo pala Diyos eh. At ako'y ingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na mailusot. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Minsan ba nagutom kayo? Minsan ba wala kayong damit? Ang gaganda pa nga ng damit, pinabibigyan nyo nga sa dami. Di ba pa na yung pamimigay natin ng damit? Ang dami natin damit. Sa pagkain, may iwas na tayo dahil high blood na tayo. Tapos may diabetes na nga tayo sa dami na kinakain natin. Na ano ba't ako'y makabalik na payapa? Di ba laging payapa tayong umuwi sa ating mga bahay, ang mga anak natin, pamilya natin? Di ba laging protektado tayo ng Diyos? Na aking ama ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. So tunay na nga may Diyos talaga tayo. At ang batong ito, kasi ang bato, hindi kumukumpas eh. Bagamat iyan nag-o-oxidize, hindi mo nga yan durugin yan sa mahabang panahon. May tinatawag lang dyan na parang strata yata tawag dun eh. Yung mga layers sa ibabaw ng bato, nabibigil lang nila kung ilang centuries, yung mga strata kung tawagin. Hindi mo naman mauubos basta-basta ang bato, kaya yung bato nirepresent, matiba yun eh. Pero maraming magagandang bato. May gold, may diamonds, may sapphire, may emerald, may ruby, ang dami, di ba? May quartz. Bato ginagamit dahil si Kristo'y bato, matibay, matatag eh. Si Pedro, matibay din, matatag, bato. At ang batong ito'y aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. So meron palang bahay ng Diyos na itatayo sa pamamagitan ng apostol at propeta na mga isinugo. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, i-define natin yung lahat ng ibibigay sa akin, wala kang trabaho. Tumatanggap ka ba ng pera o anumang ba? Oh, eh di binigay sa iyo, iikapo mo yun. Ikaw ba'y nagtatrabaho? O di iikapo, tandog mo yun. Pag hindi, hindi ka tunay na alagad. Niloloko mo, sarili mo. Eh ba't nagtatagal ka pa sa iglesia? Ano ginagawa mo? Hindi ka pala susunod. What's the use? Para kang hangal. Hindi, dapat hindi ka sumusuntok sa hangin. Sigurado ka, sabi sa 1 Timothy 1:12. Sigurado ako dun sa gantimpalang inihintay ko dahil nagtiis ako, nagpagal ako, sumunod talaga ako sa Diyos. Lahat ng ibibigay mo sa akin ay walang pagsala. Superlative degree ha, walang pagsala. Never na ikaw ay magnanakaw. Never na ikaw ay kukudis katulad ni Judas. Si Judas magnanakaw. Pero yun mo, kinukudis niya yung pera sa supot, siya tresurero eh. Hawak niya yung kabanang bayan eh. Hawak niya yung PDAP, hawak niya yung DAP, hawak niya rin ang Supreme Court, hawak niya lahat eh. Hawak niya rin ang Executive Division, Judiciary, hawak lahat ni Judas. Libre siya nakakakudis ng pera. At sa bandang huli, ibinenta pa 30 pirasong pilak. So, suga pa talaga. Pero hindi na mo useless, ibinatulang niya yan sa Pariseo. At ito, napapansin ko pa, lahat ng naka-uniform, may mga kulto. Hindi sa Diyos. Pag nakakita kayo ng lahat, nakapute, sa Duseo yun, lahat nakaitim, naku, mga ano yan, Pariseo. Eh napapansin ko, kung mo naging kulto na itong si Kibuloy, lahat nakaputi. Ang dati kinakikita ko nakaputi, si Almeda lang, eh, wala nang balita. Nag-fasting ng 40 days and 40 na, lumabas, naka-stretcher, naghihingalun. Pwede ba yun? Magpapasting ka. Pag nag-fasting ka, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya, makaya mo yun. Katulad ni Joshua, ni Moses, ni Kristo. Napakarami nag-fasting, walang nangyari. Ito, fasting sa gusto niya. Alam niyo, mabuti fasting. Sabi ng Diyos yun eh, mabuti fasting, hindi lang by prayers nakakabuti sa katawan. Nauubos ang bad cholesterol ng tiyan mo pag nag-fasting ka at nakakabuti sa iyo. Kaya pinahuntunutan si Pablo mag-fasting, sabi ni Pablo, sa gutom, naranasan ko mag-gutom. But in whatsoever state I am, therewith to be content. Natutunan ko yung mag-gutom, natutunan ko yung mabusog, natutunan ko yung salat ako, natutunan ko yung sagana. But in whatsoever state I am, therewith to be content. Yan ang susi eh. So, hindi ka maghahangad yumaman, sabi ni David. Panginoon, huwag mo po akong gawing mayaman, makakalimutan naman kita. Huwag mo naman akong gawing duka, magnanakaw naman ako. Ilagay mo lang ako doon sa middle lang, yung moderate lang. Lagay mo lang ako sa tama, tamang light lang, okay lang, doon lang tayo sa okay.
Kasi ang importante, may Diyos ka eh. Hindi naman ito yung talagang lugar natin eh. Pilgrimage lang tayo dito, crusader lang tayo. Ang tunay na bahay natin, sa langit nga eh. Kaya nga ipaghahanda eh. Basahin ko uli yun. Basahin ko uli ito ah. Sa bahay ng aking ama, New Jerusalem, nakaakyat si Pablo doon. Nakarinig ng hiwaga, sabi na Diyos, huwag mo sabihin yan. Itago mo yung huwagan narinig mo. Nakarating si Pablo sa langit, nakausap ng Diyos eh. Napunta siya sa bahay ng ama. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Kundi ngayon, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So pumunta si Kristo sa ama, at si Kristo pala nga nando sa langit, walang iba doon ha. At anytime, sabi siya John 1:18, only the Son see the Father at any time. So wala pa nakakaakyat sa langit, si Kristo pa lang. Yung mga kaluluwa, nagpapahinga. Lahat ng namatay, nagpapahinga. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng kaluluwa. So sabi ni Kristo, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda na ng kalalagyan, muli na akong paborito at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So hinihintay lang yung kompletong bilang. Baka mamaya, si Sister Maring na. O si brother na, o sino pa ba yung kaustuhan ng bilang na ito para mag-graduate na. E di sana, mag-Kristiyano na kayo. Amen!